Mobile Legends Bang Bang Grand Finals. What a journey it has been for both of these teams. One easier than the other. The Philippines dominated their way through the upper bracket for a chance to lock their spot in yet another grand final. However, for Indonesia, a more difficult road indeed, as they had to grind their way through the lower bracket to make it here for yet another epic rematch between these two teams. It's going to be an unbelievable day of action. Of course, it can only be paired with an unbelievable casting duo, and it is my pleasure, my honor, to welcome to the stream for the very first time your English casters for this broadcast. It's Naisu and OSX. Gentlemen, how are you doing? Time for the grand final matchup of Indonesia and the Philippines. And first, it is my honor to welcome to the stage to bring the trophy last year's champions live from Bali. It's none other than Cahjono Prasetyanto, the president of the Indonesian Esports Federation. Welcome. And what an honor indeed. The pressure for the Indonesian crew coming from the lower bracket to defend their title, to defend their throne. On the flip side, the Philippines, they're hungry. They're ready for this grand final matchup.
And on that note, I think it's time to introduce our teams and welcome them to the main stage. First and foremost, the Hungry team coming from the upper bracket looking for revenge from Bali just 9 months ago. It's the Philippines! I'd love to get some thoughts from anyone on your team in your language, if feel free, in your language. Any words for your fans that are watching at home in your language? You can ask in your language. Any words for your fans? Sa mga nanonood sa mga kababayan namin sa Pinas dyan, papanalo namin to! I love the energy from the Philippines. I'm excited to see them compete representing their flag. Gentlemen, feel free to exit the stage here. Feel free to exit the stage. We're going to welcome the other team up as well. Go ahead. Cheers. Go ahead, guys. We're going to get the other team up as well. Congratulations to the Philippines. Excited to see what they can do in this matchup. And defending their global championship for the World Esports Championship from IESF in Bali just last year. Fan favorites. A team that has had to fight vicariously through the lower bracket. It's Indonesia! You hear the crowd react live from Yash, the Indonesian contingent here to support. Vin, I'm gonna ask you again. You had to fight through Mongolia, through Egypt, through Saudi Arabia, through every team to make it here. It's a rematch against the Philippines. Are we gonna see the same outcome as last time? No, we will win this time. I love it. They lost them in the upper bracket. They defeated them in Bali. What has your preparation been like for this competition and for this match? Have you been watching film, and what have you been doing to prepare? We just having fun and enjoy the match. That mentality, another day in the office for Indonesia. Ladies and gentlemen, make some noise one more time for Indonesia. And y'all can exit stage left. Congratulations and good luck as we get ready for this competition. They say legends are not born, they are forged through hours and hours of relentless pursuit of their craft. Well, legends will be continued to be defined today as we have two legendary teams ready to compete in Mobile Legends. Bang, bang. That's going to be it for me here on the stage. It is my honor to welcome back our casters, our remarkable casters in every single language. Bring the energy, bring the noise. It's time for our grand finals of Mobile Legends. Bang, bang. Take it away. Maraming salamat sa iyo, kapatid, kung sino ka man. Hindi ko namin maalala yung pangalan. Nandito rin si Wolf at si Chantel at pinaramis namin sa aming sarili na kami magiging seryoso para sa laban na to dahil nasa Grand Finals na ito, Chance. Yeah, ang kinagandahan pa dito sa ating Grand Finals is talagang ito yung mga bansang tinututukan natin. At napaganda na binring up din ng ating host sa Romania na yung huling naging IESF 9 months ago, Indonesia ang nanalo. So, ang storyline natin is, yung Pilipinas, gusto nang i-redeem yung sarili nila. Dahil yung recent din na international tournament ay hindi din ganun kaganda ang naging resulta para sa atin. And for Indonesia naman, gusto nilang i-continue yung kanilang pagkapanalo. At sabi nga natin, hindi pa end of PH era. Lagi na lang, nakikita natin sa comments. Tandaan nyo guys, ang PH era, matagal yun. Yep. Masyadong, hindi siya ginawa ng isang, ng isang tournament lang. Isang tulog lang, tapos biglang, okay, PH era na. Parang ganun, hindi siya nanalo lang ng isang international tournament followed up by another. Hindi, dire-diretso yung ating nakikita. At mukhang ngayon, nararamdaman natin sa Team Philippines with Requetiano, Saison, Canon, Arcangel, and Unigo na bumalik na ang sigla. Muli. Sakto sa pangalan na bit-bit ng Team Philippines, ang Sibol. Ito na ulit ang pag-Sibol ng panibagong pwedeng kampiyonato para sa ating bansa. Napaganda na nandito din ang isa sa mga naging parte ng tinatawag nating PH era, which is Arcangel. Isa sa mga pinaka tinututukan at sabihin na nating veterano talaga sa larangan ng MLBB. So, a mixture of, let's say, kung titignan mo nga, veteran na rin si Flap, si Canon. So, yung leadership
ay nandito sa mga teams. It's up to them kung paano nila execute. Yep. Pero yung laban kasi nila last time sa Indonesia, it's a statement already for this Grand Finals. For sure. At hindi lang yan. Then yung kanilang group stage, pati na rin yung kanilang playoff run, yun talaga ang naagulat. Imagine like defeating itong mismong katapat nila ngayon ng isang mabilis, hindi pala, dalawang mabilis na games. Mm-hmm. Sub-12-minute games ang nakikita natin. And they have mastered it. And to think na hindi pa nga masyadong madami yung heroes na nakikita natin from them. Parang pare-parehas lang yung nakikita natin. So, like in a best-of-five setting, paano pa kaya yung pwede nilang idala dito sa ating Grand Finals? Napaganda na binanggit mo yung pare-parehas or umiikot lang sa specific heroes. Kasi ibig sabihin, hindi pa sila na-force ng mga kalaban nila na team na maglabas ng ibang strategy, kaya effective pa din. Which is, by the way, itong Indonesia, si Saken, Super Ken, Sorizo, Moreno, and Vin, nakita natin yung adjustment nila last night doon sa kanilang hero pool kung saan parang medyo malapit sa mga heroes na ginamit ng Philippines. At tanda ko nabanggit mo yon, probably Xborg wins games dahil na napakaganda nung nadala niya doon sa performance ng Indonesia. And if you recall, yung Xborg mismo na yon na ginamit din ng Team Philippines, going up against Indonesia and other teams as well, kapag Terizla yung ginagamit. Which, ganda yung imagine yung pattern. Kapag ang Philippines nagkaroon ng chance ang kunin yung Terizla, kukunin nila yan na first set of picks. Diba? Parang Valentina plus the Terizla. Then, kapag napili siya ng kalaban, bigla na lang ang sagot nila dun sa Terizla is the Xborg. Parang ganun yung ikot mula dun sa Team Philippines. Yup. And speaking of Team Philippines at lahat ng mga teams na sumali sa ating tournament, ito yung naging takbo ng kanilang journey. For Saudi Arabia, pinaka-napansin natin, napakaganda na naging run nila, whole ISF, all praises, probably, pati sa ibang mga languages na nag cover ng IESF dahil lahat tayo'y nagulat na ganun kabilis ang kanilang naging improvement dahil even on draft, ang ganda nung kanilang naging pagbitaw. Yep. And you can expect din na itong Indonesia after nung kanilang streak versus Mongolia, tapos biglang versus Egypt, and then versus Saudi Arabia, maganda yung naging groove nila. But very forgettable yung upper bracket performance nila. Yes. Doon kung saan, nung unang series nila, parang natatalos pa sila. Then, pagbaba dun sa kalaban nila Mongolia na 1-0 sila, tapos when going up against Egypt, naging shaky din. Tsaka lang talaga sila nagising after Saudi Arabia. So, what does this tell dito sa groove ng Indonesia? Parang nagiinit pa sila. So, here we are into the draft, Madam. Typically, Fredrin ang kukunin ng Team Philippines. Oo nga eh. Kasi mataas ang percentage. If I'm not mistaken, hindi pa nga natatalo. Oo. Yung, dahil wala din naman silang game na umabot na nga 3 games. Totoo naman. Totoo so naman. Every time nagagamitin dito ni Saison yung Fredrin, automatically nananalo sila. Pero ang sinasabi kasi natin, kung yun yung ginagamit na for the previous days, pwedeng bigla nilang baguhin. Oo, baka ito yung pangkulat nila. Exactly. Kasi nakita natin na may mga teams na gumaya din sa diskarte ng Philippines. Kapag pinili yung Fredrin, sasagutin ng Baksha. Mm-hmm. That is what we noticed sa Team Philippines. So what if Baksha muna yung unahin niya ng team ng Philippines? Kasi nakita natin yung Indonesia, ganun naman yung ginawa nila. Nung mga ginagamitan na sila ng Fredrin, inuuna nila yung mga hero. Ayan na! Diba? Diba? Yung gantong pagpili agad ng Baksha, guys, napakalaking factor agad kasi kung ang iniisip ng Indonesia na Fredrin ang kanilang unang kukuhanin, most probably, ang una nilang set up na draft for them is yung meron silang Baksha. So, it's going to be Brody, Kadita. Kadita, parang first time ma-open din para sa Indonesia. So, sure, di ang Team Philippines ay may sagot dito. Open pa rin ang Terizla, pero baka ganun ulit. Baka i-advance ulit nila. Kukuha sila ng maybe Valentina plus the Baksha. Ay, sorry, the Xborg. Oo nga, no? Kasi yun yung parang pwedeng kuhanin pa ng Indonesia. So, ang napakaganda na nabanggit ni Wolf yung term na advance. Oo. So, one step ahead ang Philippines ngayon pagdating sa drafting kasi hindi naman talaga natin usually nakikita na si Kadita mag-open. Yep. So parang dinikta nila na ibibigay nila both Kadita and Brody. So pwede na ulit nilang ibahin na naman. At kung papansin ninyo yung tempo ng drafting natin ngayon is very different. Mm-hmm. So talagang ibang bit-bit ngayon ng Team Philippines. Pero pwede na rin sila mag-marksman. Ayan na yung sinabi ko din. Valentina.
Okay, oy, grabe ka naman. Ice ba yun? Parang ikaw na ang human API. Sabi namin magsaseryoso kami guys, pero talaga nabibilib ako kay Wolf sa mga gantong moments. Exports, for sure. Yun. Wala na. Ayoko na. It is. Para ayoko, mag- na. Ayoko na magsabi ng hero pagdating sa draft. Ikaw na lang ang magsalita. Pero, alam mo, pero alam mo yung ito kasi, meta to ng ISF. Specifically dun mismo sa ISF. And the Philippines, kasi game 1 pa lang eh. Typically kapag ganito mga grand finals at ikaw yung nasa taas, gagamitin mo muna yung pang ano mo, yung parang go-to move. Yan, mo. Oo. Para alam mo eh, wala. Bakit pa ako maglalabas ng ibang baraha? Exactly. Hindi pa ito natatalo. Eh, dito mo na gagawin ko. So, yeah, well done. But then again, ano nga ba yung target mo na dito kung ikaw yung Indonesia? Do you target the Rome o yung Gold Lane? Typically, Gold Lane is your goal. Yun eh. So, what do you ban? Beatrix, maybe? Tsaka... Mga, oo nga. Parang pigilan na lang agad si Rikitiano. Kasi maganda yung performance ni Rikitiano. Ay, Angela. Angela Florin kaya? Pwede. Oh, actually, maganda. Maganda. Mas maganda ang target. Kasi kahit ano naman mangyari, makakahanap yung Team Philippines sa marksman na malakas eh. So, instead na kumuha sila pa ng bans dun sa mga Goldeners, nagban na lang sila ng Angela. And sila mismo naiintindihan nila kung gaano kalakas yung Angela plus Baksha. Kasi ginagamit din yun ng Indonesia. Kasi may slow ka na, tapos parang magiging mas madali. Sobrang bilis. Ganun pa rin ginawa din nila kahapon sa mga hindi nakapanood, guys, for Saudi Arabia and Indonesia. Sobrang bilis ng naging takbo having that Baksha at gamit ni Vin. Yung nagfi-flicker na Angela para lang makapagabitaw ng atale. So for Philippines naman, hindi nila nilalayo yung ideya na pwede pang mag-assassin yung kanilang katapat. So ban out nila dito si Fanny para sure na yung magiging jungler na matchup natin is sustain. Lancelot kaya ibaba nila dito? Probably next. Wow. Okay, parang hindi pa natin siya masyadong nakikita pero mukhang advanced din nga mag-isip. Very specific. Very, very specific. Okay, so Lancelot. Thorns yun, remain. Tama ka na. Ayan, tumama ka isa. Oh. Ting! Ting! Ikaw, so, ting! Kanina. Grabe naman. Okay, so sa Indonesia, ang nauubusan sila dito is their jungler. Siguro ang pwede mong... dapat makaisip sila ng parang mabilis talaga mag-jungle on their side. Yung ginawa ng isang team talaga, nagulat ako yung sa Hylos eh. Baka i-consider na, pero malayo naman. Babalik sila sa Fredrin, kung saan yung Fredrin ay counter ng Baksha. So yung Team Philippines, ah okay, ito yung pinili mo. E di magkakari kami, o kaya Beatrix. Oh, kasi kahit binan yung Clint, no? Ang ganda kasi it makes perfect sense for the sequencing ng Philippines. Kasi kung papansin ninyo, factor yun eh, yung matagal ipick si Fredrin. Kasi alam nila na yung sinabi nga ni Wolf na counter nga yung Baksha. So parang left with no choice na kailangan din natin ang makunat eh. Pero actually pwede nga sana sila mag-Martis ba? Kanina. Pwede nga sila eh. Oo. Parang mas okay yun. Kasi may Brody naman sila. Tapos kadita, ang lakas ng damage nila, di ba? When it comes to the early stage. At ihuhuli nila dito yung hero ni Vin. Mapapaisa ang Team Philippines. Magpa-Franco Bea ba tayo? Franco Carry? Pero may argument din sa Iridel kasi parang okay siya mag-lane. Instead, Claude ang kanila kukunin. And Grapple. So talagang more on aggression ang gustong gawin dito ng Philippines. At kung mapapansin nyo, pag nag-draft talaga sila, kahit open pa si Beatrix Carry, the usual na alam natin hero pool ni Super Marco, ang pinipig na nila is Claude kasi yun yung pangbuwag pagdating sa mga late game. Naisip ko dito kung si Vin ba kukuha nung kanyang... Okay, is Minecraft. Diggy is my name. Okay. So why do we actually maganda may Diggy? Kaso it means na yung kanilang combo dito is Diggy Kadita more on the pokes. Yeah. Killer type yung Kadita as the position 4, pero pang poke muna sila. At syempre alam naman natin na yung Fredrin plus the Diggy, malakas yan ang combo. At ito siguro yung way nila para i-mitigate yung damage output ng Baksha tas Valentina in the early stage. Interesting yung pagkakalikodin kasi first time natin nakita si Diggy dito kasi usually pag mapapansin niyo si or nakikita niyo si Diggy na part ng draft, ang sinasabi is pang-counter sa mga ultimates pero malaking edge din yung reverse time, yung bombs and vision. So pagdating sa vision, medyo aaray dito yung Grok if ever na mauna pagdating sa farming or lumamang ang Indonesia sa early game. Ayaw na ayaw ni Grok na meron Diggy sa kalaban. Kasi natsicheck naman niya, syempre meron ka naman ng first kill at hindi ka masyadong, hindi mo iniinday yung reverse time. Problem is kapag nadaanan mo yung mga bomba. Kasi usually pag Grok ka, mag-explore ka talaga. Ikaw yung magpo-provide ng vision. Pero syempre,
hindi ganun kataas yung magic defense ng isang Grock unless mag first item na magic defense siya. So aaray talaga si Onyigo dito. So that usual, ikaw din yung nag-explain noon dati yung hinaharangan yung minion wave. Ay, way back. So ano na talaga yan, part na talaga ng strategy yan, guys, para hindi din ganun masyadong makapag-clear agad. O, diba? Tingin nyo, dalawang level 2 heroes gawin up against one level 1 hero. Ginawa nila, bukod sa hinarangan, in-advanced pa nila, kinatpa yung lanes. Tingnan mo yung ginawa dito na napakalupit na rotation ng Team Philippines. Oh my God! And napakabilis, guys. Oh, wala pang isang minuto. Again, another variation pagdating sa rotation. Grabe! Grabing rotation yun. Inipit nila yung mga minions na once nun sa gitna, tapos yung... dalawang beses na pinigilan yung sa gitna, yung baba, isa lang. Tapos, in-advance na agad ni Xborg tsaka ni Valentina at sobrang lakas ng damage siya. At alam natin, di ba, pag dalawa yung nag-start dun sa XP, level 2 kayo parehas. Oo, so mas madami din nga pwede ibitaw na damage. Definitely, mas mataas din yung damage na ibibigay mo, or skill rather. Oo. So, there is another one. So, okay. For Philippines, na-unlock kasi kahapon ng Indonesia yung kanay yung Xborg, ah. Oo. Sabi naman na Philippines, sige, unlock nyo yan. Matagal na namin yan na-unlock. Yung mastery ba, kumbaga, pagdating sa laning, alam na nila. At umorder dito yung Team Philippines ng buffet. Ang binigay sa kanila, unleashed chorizo. Nakadalawa na sila. Oo. Ano, grilled chorizo pa. Grilled chorizo. Pero sa top lane, mukhang may gagawin yata ang Indonesia. Pero hindi sila makapasok agad. Ngayon, ang nagiging opensa nung Grock nila, napapansin ko, is yung mismong wall niya. Mm-hmm. Sobrang laking edge because of them. Grabe, well thought of. At kung sino man nag-draw ng prime na to, napaka-head niya na yan. Shoutouts kay Coach Daki at syempre sa kanilang analyst at malupit na tactician na si Mr. Brent. So, Coach Brent and Coach Daki, you made the Philippines proud agad. Merong agad na malupit na play na ginawa ang Team Philippines. Na pwede nga gayahin agad. Speaking of play, maagaw nga lang ni Super Kenya Turtle Donna. Pero pagbawi ng Pilipinas, siya ang makukuha. Pero meron dito last insanity para kay Chorizo. Napakaganda para sa kanila. Saison is already low on life. Hahabulin nila. Makakatakas pa. Hindi buhay pa rin. Oh, medyo napaliko. Pero yun pala, may pagputong. Kagaling doon sa passive ng skill ni Canon. Nakapitan na nung first kill. Ayan, yung mas pag nagtitake ng damage, na bigla kang magkaroon ng isang burst sa dulo. Yung maganda doon sa Team Philippines, alam nila, cool guys, don't look at explosions. Alam nila, deads na. Kasi nakagata na nga nung first kill. At syempre, Team Philippines are on a roll, 4-0. At na-0-3 agad nila si Chorizo. Ganito, nasa laylayan lang siya ngayon. Isang boots na ano lang, warrior boots lang. Kanyang item. Parang nga nangyari dito kay Chorizo kasi siya yung pinaka naging edge. And sabi na natin, pinaka-consistent sa Indonesia previously sa mga naging games nila. So yun talaga yung inaurahan agad dito ng Philippines. At mukhang hindi nagkakaroon ng trade na malala ang Indonesia. Dahil ang laki na agad na lamang kahit nakapag-plato dito si Saken sa may top lane. Okay, merong wall ulit. Ganun lang lagi, wall, tas clear na minion wave. Tas mag-aantay lang always ang Indonesia. Ang Philippines din. And the 4-0 lead, commendable pa rin na hindi ganun kalaki yung pagkalugi dito ng Team Indonesia. Ganun din naman kasi nangyayari kapag dire-diretso may pag-kill sa isang specific na player. Hindi ka naman talaga makakuha ng mataas na gold pa doon kasi nga may ganung punishments nga. Si Ben ay kamuntikan na doon habang nandito na si Arcangel. Nandun rin naman yung Kadita sa may bandang gilid para humabol. At ito masasabi natin na high level of ML ang ating nakikita dahil not the usual rotations, and at the same time, even for Indonesia, hindi din sila masyadong pumapasok. Yeah, for sure. Alam nila, naintindihan nila dito na hindi muna nila kayang lumaban. Wala pa silang karapatang lumaban dito. Maybe if magkaroon na ng Malefic Roar si Saken, inuna niya yung Heptasis, wala muna siya boots. Siguro yun yung timing na hinahanap ng Indonesia. But as it stands now, sobrang lakas na ng mga heroes ng Philippines. Speaking of malakas, nakagaya na sinabi ni Wolf, ginamit lang yung execution strike. Ganun agad yung naging damage. Dance journey ginamit na. Pero sinama ako ng Turtle Super King again. And last insanity ginamit ni Chorizo. May pag-ramp waves from Kadita. Pero sabi naman ng Pilipinas, eto na yung LEC na sinasabi natin. Sakto ang Yiko with kill against Finn. Tapos mapipilitan na lumayo ang mga players ng Indonesia. At Pilipinas 5-0 ngayon sa ating laro. But then again, Team Indonesia still managed to get the Turtle. Hindi man sila namatayan at wala pa silang Brody doon. But you can see the promise already of their lineup. At commendable to si Chorizo kahit 0-3 siya. Still dealing the damage. Mm-hmm. Ito talaga yung benefit ng may Impure Rage din talaga. Maugulat ka na masakit pa rin siya kahit bilang isang X-Borg. But hindi pa rin makapwesa yung Team Indonesia. Lamang pa rin Team Philippines pero malaking break na
yung ladigi lang yung nayataps dun sa composition dito kanina, ng Indonesia. No? Tsaka nakakatakot pala yung combo pag last insanity tsaka sabay sa rough waves. Oh. Speaking of rough waves, Onigo ang kanilang target para may retaliation. Isang mabilis na kabawi agad. Killing spree na agad para dito kay Arcangel at ginamit ang Torn Apart Memory. Yep. Not enough damage dahil makunat nga din naman si Saison. Mas maganda yung trade para sa Team Philippines kasi ang napatay nila is the mid laner, which is Moreno, at in exchange for Saison ngayon at zero. Onigo, we can see through the replay exactly happened. Nahuli pa rin nila yung si Moreno. At masyado yatang maaga din yung... Ay, hindi pa na nagamit pa yung kanilang Time's Journey. So, interesting na hindi niya naligtas sa kanyang tropa. Oo nga, no, pwede pa sana para hindi na nagkaroon ng secure kill pa. Kung kapansin niyo para sa Indonesia, tore talaga. Oo. Tumotore lang sa top lane si Sakin. Mukhang si Sakin ang kanilang investment plan. Pero meron ding investment ang side ng Pilipinas. Torn Apart Memory, Arcangel is still alive. Tapos ginamit niya yung Time's Journey IMU. Tapos dito si Saison ang nasa harap pa sa gitna mga players ng Indonesia. Kanonizer! Pero hindi muna sila mag-e-engage yata for a teamfight. Pero Petrify, Onigo is down na naman. Tapos meron pa ditong penalty zone pero mababawi with the Time's Journey. Regidiano, Blazing Duet! Sa harap ng apat na players ng Indonesia at medyo kalat ang teamfight na ating nakikita. Not enough damage, walang casualty, or dalawa pa lang namatay for Philippines. Wow, very commendable mula dun sa Team Indonesia. Activated na ulit ngayon at yung at kanilang Brody. And nakagulat dito na itong si Saison, hindi pa rin nakakuha ng isang retry sa mga 50-50 nila. Super can actually having high levels now. Kanina yung first turtle, lamang dapat yung Philippines. Second turtle, even. Ngayon, kita naman natin na may level gap between our junglers, pero Team Indonesia pa rin nabawi. In fact, sila na nga yung labang ngayon. And this is because of the Brody. Ang ganda nung ginagawa niya. Nakikita rin natin yung strength ng X-Work kahit napugod dun sa early stages, ang taas pa rin ng impact. Tuloy-tuloy. Ayun, natinan niyo yung poke against sa Onigo. Oo. Sa may bottom lane. Tapos ganito lang ginagawa nila lagi. Meron wild charge nga lang. Ginamit ang Torn Apart Memory. Tapos diretso Blazing Duet. Pero sabi ng Pilipinas, kailangan na mag-out. Kasi Onigo may iwan doon sa may bottom lane. And Indonesia, tore lang ng tore. Tapos kung merong gustong dumepensa, i-go nila. And now leading na talaga Team Indonesia. Massive mistake mula din sa Team Philippines. Imagine mo si Onigo, ginamit rin niya yung flicker noong time na yun. Oh, really? Hindi sila connected. Pero tingnan natin kung may round 2. Okay. Penalty zone, sakto. Sagot lang din naman with that Time's Journey. Tapos mapasok din si Moreno. Mabibili ka na mag-BMA out. May iwan din si Saison na reverse time. Masagot. Pero meron din naman Time's Journey si Arcangel. Mukhang hindi muna nila i-go. At aalis na lang din ang mga players ng Indonesia. At parang tila sila ang nagseset ngayon or nagtitikta ng laban. Nakapag-push sila sa baba, nakapag-push sila sa mid. And nung tinry mag-teamfight ng Team Philippines, buti na lang meron na kopya si Arcangel na ultimate ng Diggy. Kaya naging ligtas sila. But overall, I think hindi ganun kaganda yung kanilang decision na lumaban dun sa fight na yun. Kasi walang ulti naman dun si Claude. Malayo yung kanyang tropa at hindi pa nakapwesto ng tama dun yung Team Philippines. Very curious decision mula dun sa Philippines kung bakit nila pinili yung laban na. And now, Team Indonesia are winning. Oo, nang babata ngayon ang mga players ng Indonesia. Iba yung gising ngayon ni Super Ken. Oo. Parang kakaibang multivitamins ang kanyang nakuha dito. Kasi retribution, no, si Saison yung katapat niya. At ito na yung sinasabi natin, yes, napugo kanina si Sorizo. Pero yung continuous damage kasi, parang pagka yung expert ay nagkaroon ng immortality, mahirap talagang pigilan. But hindi ko mahirap pigilan. Mukhang hindi na rin mapipigilan dito pag deal ng damage against Saison. Ginamit na ang Time's Journey ni Arcangel habang yung Lord ay tinatry na kuhanin. Kanan wala na buhay, pumunta ka kanyang Athena Shield. Tapos free hit lang free hit para sa Indonesia. Onigo lang nga nandoon. Itatry ba na i-contest? Rikitiano naka-ready na rin. Pero makikita with those missiles and first Lord mapupunta sa Indonesia. Pero may bawi yata ang Philippines as Finn is gonna be down. Blazing Duet, teamfight pa lang gusto nila. Pero meron ditong gamit ng Wind of Nature. Pero pupuntahan pa rin. Merong last insanity at palitan lang, over palitan, may iwan si Super Ken. Makaka-uwi ba sila? Penalty zone, wala na yung digi nila. And Super Ken, mukhang kulang sa superpowers ngayon as Regidiano again with that kill. Wow, look really dicey para sa Team Philippines. Hindi na maganda yung nagiging insura ng kanilang laban. Unang-una, na-poke si Saison, kailangan niyang umuwi. Tapos si
Canon, si Flap TZ, na-poke din ng sobra, kinailanding mo. It was technically a 3v5 scenario. Sobrang lamang yung team Indonesia. Tinry ng Philippines with a Flicker ultimate play. At biglang napaganda pa. Big props to Arcangel Sobra. Yun nga na, nabigyan nila ng isang shutdown kill si Sorizo. Na-double kill pa yun. So, bawing-bawing na ngayon itong si Sorizo. Hindi na siya pwede nang kalimutan yung nangyari ng early stages. But, yung team fighting ng Team Philippines afterwards, kahit sobrang kalat, biglang naging favorable pa. So, parang pick your poison dito para sa Team Philippines. Oh, kasi sino na maging target, no? Kasi sino ka maging target. Very clear na hindi sila coordinated pero nagwo-work minsan. Oo, totoo yung parang angulo ng teamfight. Kahit ako din hindi ko na alam kung sinong i-go nila, kung magkakaroon ba ng play or sino nga pinaka-target nila. Pero si Super Ken dito ay nasasaktan na rin. Malaking factor talaga yung energy eruption na taunt, ang layo na napupuntahan. Retribution ay ginamit, so mag-clear lang muna ng minion wave ang mga players dito ng Indonesia. And 11-minute game time. Mukhang nga Indonesia pa rin ang nagiging aggressive dahil nga din naman mas malawak yung range ng mga players nila. Penalty zone! Ang sinasabi, sino mag-i-initiate para ginamit agad ang times journey. May times journey rin para bumilis. Mas pinabilis pa ang mga players dito ng Philippines. Unigo with that wall charge. Okay lang, hindi mauntog. Basta mamatay dito si Moreno. Patay na ang Sirena pero may bawi. Last insanity para kay Sorizo. Sakto kay Kano. Mamatay ba? Still alive. Buhay pa rin. Pero hindi sakto sa kill dito ni Super Ken, and Super Ken is down. Unti-unti nangang papalagrin si Saken, mawalan ng immortality. At hindi na natin alam ang nangyayari dahil meron na namang Wind of Nature para dito kay Saken. Brody's on fire! Wow, dami mga key players doon. Una sa lahat, yung ginawa ni Arcangel na pag-juggle at pag-poke, pag-kite, ay napakaganda pero na-punish sila afterwards dahil doon kay Vin. And Vin was actually the MVP dito para sa Team Indonesia dahil naabangan niya doon sa pagtalon si Riquetiano and wala na purify noong time na yun na nakapitan pa noong reverse time. And of course, yung pag-activate niya noong kanyang ultimate after noong flicker na ginawa doon ni Canon. The flicker usage of the penalty zone, napakagandang huli but na-counter agad noong time journey coming out from that diggy. And it seems like Indonesia have thought well kung paano nga ba nila didil itong potential lineup ng Team Philippines. Ang naagula dito ay magkakaroon pa ng fighting chance si Team Philippines. After losing three important members, kaya pa nilang kumontest ng Lord. Oo nga, ito. Tignan natin guys, speaking of contest ng Lord, nakapwesta si Canon, merong times journey si Vin, merong mga ultimate lahat ng mga players. Si Sorizo dito ay konting-konting umaaray. Vin, gagamitin dito ang reverse time pero hindi din naman makakrowd control si Unigo. So talagang kakaibang pagpupok at vision ang kailangan ng ating mga players. At kapit lang dito sa may Lord, nandito na yung wall, the usual na pagre-reset sa Lord. Pili ko mag-clear na lang muna ulit na minion wave yung mga players natin dito. Nakakakabato ah. Pagalingan na talaga. But Super Ken, meron siyang innate advantage dahil lamang siya ng isang level. So, kailangan ng decision dito sa Team Philippines, go for the heroes. But at this point, problema na si Sorizo. Ang maganda lang is walang immortality, no? Ngayon, hindi available. So, baka pwede nilang i-take advantage, no? Pwede i-go. Uy, masakit yung hapas ni Canon, ha? Nasasaktan. O, narinig na natin yung mahiwagang conceal. Merong lundag para doon kay Saison. Sino target nila? It's grabe sa akin. Ginamit kay Wind of Nature. Mamatay dito si Vin. Patay lang din naman si Arcangel. Pero ginamit ang penalty zone. Meron ding last insanity. Nag-flicker pa nga. Or pumasok dito si Riquetiano. Pero killings din na para kay Sorizo. Dalawang patay para sa dalawang teams. Merong importante para sa side ng Pilipinas. Merong immortality si Canon. Si Unigo ay nandun din. Tatlo laban sa dalawa. Mabuburst pa nga yata nila. At hindi na sapat pa ang buhay dito ni Flap. As Unigo is the player left together with Saison. Parang delikado yata ah. May flicker play. Pero kapos, ang tagal niyang inipon yung kanyang flicker tsaka wild charge. Pero in the end, mukhang hindi lang din enough. And Sorizo just poking. Enough na sa kanya to. Hindi niya. Naku, nasusunog. Talaga nagsusunog na sila dito. Last insanity! Unstoppable para kay Sorizo. At mukhang hindi na nga aabot. Talagang hindi na aabot dito ang mga players ng Philippines. Although El Capitan is here, but the Lord will still go to Super Ken of Indonesia. Great idea mura sa Team Philippines na mag-conceal play at gumawa ng pincer maneuver versus dito sa Team Indonesia. Tapos nahanap nila doon yung napaka-importanting target which is going to be Vin, yung Diggy. So nahanap nila yung kill na yun. But second, freely hitting. Tapos na-control din doon si Arcangel. And then of course si Sorizo
being the MVP, no immortality, pero wala siyang problema. At napatay pa niya doon si Saison afterwards. At dahil dyan, makakasira na nga ng Torre dito sa mid lane ng Indonesia. Ginamit ang penalty zone, meron pag doon. Cannon is down, may Blazing Duet. Nagkagamitan na ulit ng mga Wind of Nature. Habang si Sorizo may iiwan, meron pang Firaga Armor yan. Super Ken, lahat ng mga damage na ibinibitaw ay sinasalo lang naman. Tapos matutot pa nga dito si Onyigo with that wild charge pala. Pero ito na yata, walang finisher oh side ng Indonesia. Ito na ang pagbangon na sinasabi natin si Moreno. Konting-konti na lang, pero mabubuhit, makakalangoy pa rin. What a fight! Pero Indonesia pa rin nakalamang doon ha. Hindi nila natuluyan yung base ng Team Philippines. Pero nakakuha pa rin sila ng push it sa may bottom lane naturally kasi may mga big minions. Makikita natin dito sa replay. And just like in the previous clash, so super important yung ulti ni Onyigo. And this time, arguable kung perfect ba yung timing niya. Pero sobrang patient dito ni Onyigo ha. I guess to previous clash, before this, ayan, masabi mo na hindi ganun ka, na masyado siyang patient. This time, sakto lang. And of course, yung nakita nyo naman yung DPS coming out from Arcangel, yun yung inaasahan nila. But I think Team Philippines, baka nag-overthink sila dito. Nasosobran sila ng pag-keep ng mga ultimates nila. Oo. Parang ano, sinasabayan din nila. Kasi si Vin din at saka si Sakin, parang super patient din nila. Up to the point na nag-aantayan. Oo. Nag-aantayan sila dito ng mga ultimates. So ang sinasabi natin para sa Pilipinas, kailangan nilang pag nag-go na, go lang ng go. Go lang ng go. Sabi nga ni Rufa May, go, 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 go. Pero feeling ko kaya sobrang patient dito ni Nigo dahil takot siya dun sa threat ng Time's Journey. But, recall, dun sa My Lord fight, walang Time's Journey. Napatay na nila yung Digi noon ng time na yun. So, parang really, you can see na baka masyadong nag-overthink itong mga members ng ating Philippines. You have to really relax and be more coordinated din sa mga teamfights. Kasi so far, yung Indonesia, sila yung mas coordinated sa mga teamfights. Well synchronized. Oo. Kasi kung mapapansin nyo guys, di ba, napanood naman natin yung mga laro ng Philippines before. Talagang yung targeting nila ay on point. Ngayon kasi parang pagdating sa teamfight, hindi mo malaman kung sino din tututukan na talaga. So, yes, for Philippines, kailangan nila dito nga mag-relax dahil nakalaban na rin nila ang Indonesia ng isang araw, pero kalakip din ng pagkakapanalo na yun as mas naaral sila ng Indonesia. Ito, very crucial. Yung Lord na talaga, kung sino ba makakakuha nito, yun na. Pasiguro pag nag-18 minutes. Pag nag-18 minutes. Well, masasabi ko, Indonesia, sobrang laki advantage pag nakuha nila. Kasi sa Philippines, mataas, unless maubos nila yung heroes sa Indonesia. Kasi tignan mo yung heroes nila, ang taas mag-clear. Yab, X-Borg, Yab, Brody. Oo nga. Kapag hindi napatay yung mga heroes na to specifically, didepensahan lang, no? Didepensahan lang. Kasi kahit last insanity, pwedeng gamitin pang clear. Kaya naman, binibigyan agad dito si Sorizo. Pinili talaga nila na mawalan dito ng kanyang Firaga Armor. Pero sabi na ni Ven, meron siyang Time's Journey na sagot. Habang pipili na sila lumayo, ay napakaganda ng Blazing Duet. At ito na yung sinasabi ni Wolf. Ito na yata ang bawi ng Philippines. Pero si Super Ken, nandun lang. Meron pa torn apart memory. But Onyigo is still alive. Patay dito si Ven. So walang added damage, walang vision para sa side ng Indonesia. At mukhang ito na yata ang inaantay na pagkuha ng Lord para sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bug lang to na hindi natin nakikita yung immortality ni Sorizo. Pero kung wala siyang immortality, sobrang tapang niya maglaro. Ayun, ayan, meron na. Finally. Nag-cooldown na. CD na. Kaya pala siya pinapok din ni Cannon kanina pa. So pares na may immortality yung mga XP laners natin. At nandito sa may bandang likod si Onyigo. Pero si Moreno, sino magiging target niya? Napakaganda pag-out para kay Arcangel. Nakuha yung Lord. Pero may last insanity para dito kay Sorizo. Habang si Onyigo naman, nakita niya na si Sakin. Pero sabi niya, ito mas malapit. Kaya ito nakuhanin natin. Tapos si Ken ay makukuha pa nga ni Saison. And Team Philippines, mapipilitan muna lumayo. Si Moreno, sisisip na muna. Pero Saison, may iiwan. Sabi niya, okay lang. Umalis na muna kayo dahil nakuha naman natin Lord na dadaan sa may bottom lane. Super clutch na initiation. Nakita natin dun mula kay Cannon. Tsaka dito kay Onyigo. This time, hindi na sila nag-depend sa kanilang mga ultimates. And also this time, tinapangan nila. Talaga tinis nila na harapin yung mga members nito ng Team Indonesia para mapigilan si Super Ken. So hindi nakalapit ni Super Ken. We can see through the replay once again. Ayun yung pagtalo ni Ganon with a flicker penalty zone sa likod. At masyado malayo yung Digi para tulungan yung mga nasa backline. So hindi nakaangat si Super Ken. Pero problem is, after nung jump nila, napopumpin sila. So, masakit pa rin damage dito ni Sorizo. Ngayon,
kung babalikan natin mismo dun sa argument kanina, kapag hindi napatay si Brody at saka si Export, hindi pa rin pang tapos to. Kasi kill niya may giveaway, pero wait lang, merong penalty zone, may iwan ito sa akin, pero nandun ang Time's Journey, kaya merong mga shield ang mga players ng Indonesia. Ito din sinasabi na mabilis lang makakapag-clear ng minion wave. So isang mabilis na depensahan ng Indonesia at parang sobrang consistent ngayon ni Super Ken. Kitang-kita yung position niya, tsaka si Moreno din. Di ba yung teamfight lang, ilang-ilang siya sa gilid. So, very detrimental yung magiging decision-making ng Pilipinas ngayon. Very commendable na nakikita natin mula dun sa Team Indonesia, honestly. Kahit pa sabi natin na talo sila dun sa teamfight na yun, and that's only props to Canon na nag-iba na yung decision-making nila together with Donigo. Well, kasi naman, kaya naman siguro nila tinapangan kasi alam nila na no, X pa yung ano eh. Yung Diggy. Wala pa ang Time Vision Journey. Pa lang. Vision pa lang siya. So, but then again, maganda talaga yung talon ni Canon. It's just that, for Indonesia, yung nagiging pinaka on point para sa kanila is yung export. Ito talaga yung pinaka natutuwa ako ngayon. Solid, nakita, no? So, super solid. Kahit pa nag 0-3 siya dun sa start ng ating laban, hindi pa siya namamatay ever since. Oo. Op. Uy, yun. Ito na. Masakit na. Late game na. Late game na, guys. 21 minutes and 30 seconds para sa ating laro. So Rizzo is doing a great job at Pilipinas naman ay nakakagawa din ng paraan kung paano pigilan si Sorizo. Huli naglaban ang ating dalawang teams nung isang araw, 11 minutes lang. Pero ang ganda na nag-i-adjustment ng Indonesia at meron pala talagang bit-bit yung sagot ni Vin kanina during interview. Yep. Woo! Hindi ito yung laro ng Indonesia for sure. Oo. Hindi ganito. Parang nag-iba, no? Nag-iba talaga. And I think yung masasabi kong only downside dito sa Team Philippines is kahit maganda yung first pick na back siya and then followed up by the Terizla, siguro mas okay kung export na lang yung enabled nila instead of the Terizla. Nakikita natin yung lakas ng strength ng export sa laning stage. Pero most importantly, sobrang ganda yung Diggy pick bigla sa dulo. Kasi dito, yung presence pala ng Diggy, napa-overtake na si Canon tsaka si Unigo. Typically, ito, knowing Flap TZ, tsaka itong si Yusuf. Set lang yung set eh. Set lang yung set talaga. Anti-sets talaga. But now, meron sila laging factor ni Indonesia. Paano ko nandito yung Diggy? But Diggy is actually top lane. Oo, pwede yata. So, yata yung mistake ng Indonesia. Naku, nagkaroon ng vision. Pero hahabol at makakaabot ang mga players. Si Moreno nga lang yata ay makikita nila doon. So, nag-check lang muna mga teams natin kung saan nakaposisyon. Mauusog yung Lord. So, mare-reset. Yun ang mga kinaganda na pagkakaroon ng Grak. So, napanood na natin to kanina, mga 17 minutes sa laro natin. At mag-iingat lang muna ang mga players. Si Sakin ay walang immortality. Pero maganda mga paggamit niya na Wind of Nature. Parang ano to ah. Sino bang unang kailangan mag-set sa Pilipinas? Mahirap isipin. Diggy kasi. Kaya di mo rin ma-blame eh. Ayun o, sakit pa ni sa akin o. Oh. Ginamit na yung turn apart memory ah. Ginamit yung turn apart memory ni... Pati yung ulti ni Kadita. So okay, okay. Minus 2. Wala na yung rough waves. Pero ganun pa rin, poke pa rin talaga. Kakaiba, hindi lang to pride na kung sino makakakuha ng Lord. Tandaan nyo na pride ng bansa. Ang bit-bit ng dalawang junglers natin dito, Saison and Super Ken and the rest of the players, Team Philippines and Team Indonesia. Si Canon, gagamitin ito ng penalty zone. Pero Time's Journey para dito kay Vin. Tapos diretso pagpasok with a blazing duet. Si Super Ken, lalayo na lang muna. At si Sorizo dito mayroong immortality. Makakabili na immortality sa akin pero hindi umabot dahil mamamatay na siya. At takbo lang, trip to Jerusalem. Ang gusto ng Pilipinas, maabutan pa nga si Sorizo. Wala kang pupuntahan. Bibilitin niya na mawala na ng immortality. And it is what it is. Nakuha ulit at makukuha ng Pilipinas ang Lord. That simple lang yung naging solution nila dito, Chantel. Bilis. Binilisan na lang din. Kung meron kong problema na kung sino ba yung unahin, ang ginawa nila, sumugod na lang sila sabay-sabay. Diretso na. So, after yung isa mag-force ng Time's Journey, dun sila pumasok. Yung si Greg Itiano, nag-ulti lang. Dahil din naman dun sa ultimate ni Baksha, nagkaroon sila ng extra na minus sa regen. So parang nakalaban sila afterwards. Kaya pumasok. Tsaka sumakto pa Eskinita kasi doon. Oo. So lahat ng mga parang ibibitaw ay madadala talaga. So 2017, meron pang Lord sa may bottom lane.
Yep. At mukhang hindi na yata makakadepensa. Depende. May expert eh. May expert nga pala. Parang sobrang laking threat ni Sorizo talaga for this game, presence guys. Presence of the expert. Every time na mabuhay siya sa mga Lord fights, i-assume nyo na, it's safe to assume na madedepensa at madedepensa niyan. Kahit may Lord pa na at 25 minutes, it's very easy for them to manage this. Dahil nga naman din sa expert. Hindi na rin nag-try mag-set yung Philippines. 25 minutes, guys. Anong nostra mo na... Ending? Na next Lord ulit? Kaso mahirap nang kuhanin yung next Lord. Kailangan talaga may win condition para si Philippines eliminate si Sorizo. Yung X factor natin. The Sorizo factor. Siya yung kailangan na matanggal. And you can see, naka-ano siya, Ice Queen 1, tsaka War Axe. Ano naman natin yung build na to? Sakit. Masakit na yan. Tsaka malagkit. Malagkit. Hindi na nga siya nag-boots eh. Oo. Tandaan nyo guys na tinawag natin kagabi na si Sorizo na the standard. Yun lang. Standard lang. Standard lang talaga siya. Oo. Kasi electric fan. At nahahanginan niya lahat. Parang LC. LC. Oo, malakas sa number 3. Malakas sa number 3. Kulang pa nga yata yung number 3. Kung meron mang electric pa na 5, ganun na yung hangin din at lakas ng hangin na dala ni Sorizo. Take note, game from 0-3-0 earlier. To be this good na parang hindi talaga, hindi siya nagpa-intimidate. Oo. Usually pang mga ganyan, intimidated ka lang, pero expert kasi ito eh. Oo. At si Sorizo yung ano talaga. Epitome ng ano, wag ma-down. Yan guys, number one lesson sa inyo. Huwag kayo ma-down. Ma-down. Huwag naglalaro. Kasi, imagine mo na 0-3 na siya, pero hindi siya na-down. Siya pa nga yung ano ngayon eh. X-factor ngayon. Siya yung possible na makapag-pa-down dito sa Philippines. So medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. At ganun din naman para sa side ng Indonesia. Again, it's all about yung setup. Yep. And finding Sorizo at the perfect place. Kasi pagka ginawin nila si Sorizo, di ba X-factor or target nila si Sorizo? Pag tinarget naman nila si Sorizo, baka bigla naman mag-on yung switch nung lahat. Yep. Hindi maganda rin naunahin dito si X-board. So, paano nga ba kinakounter itong si X-board? Typically, kailangan mo ng isang poke mage. Like Farsa, for example, o kaya Eve, certain point. Yung Valentina, semi lang. Kasi hindi naman only yung... masakit talaga yung poke niya, pero medyo all-in na. Gusto mong tuluyan yung heroes kapag nag-combo ka kasi with Valentina. Hindi mo naman pwedeng paulan na naga dito si Sorizo kasi naka-Oracle Radiant yan. So, hindi mo siya ma-reverse na agad. Oo nga. And kapag yung... Hindi kasi siya katulad nung Farsa na medyo expendable yung skill 1 and 2. As well as the Eve. So, kailangan mo talaga ng poke versus export para matanggal agad yung Firaga Armor, which is not available for Team Philippines. Firaga Armor, may immortality pa. So, ang dami talaga nga kailangan i-consider ngayon ng Pilipinas. Pero ito nakakatakot. Yung posisyon ni Moreno, meron siyang vision, pero may kita lang naman siya ni Saison. Pwede siyang targetin, pero madali yata para sa kanila. Meron din na pag... Oh! Nawala na immortality si Arcangel. Tapos may last insanity para dito kay Sorizo. Inaabot! Sakto! Uy! Winter Truncheon! Winter Truncheon, pero hindi pa rin enough. That's gonna be a shutdown. Oh, pero meron yata gustong gawin. Regatiana yung Nigo na dito sa may bottom lane, pero may iyon sa Saison and Cannon. Meron pagka-dive para kay Moreno, mawala na immortality dito sa Saison. Meron nabili na Winter Truncheon again. Oh, no. Pero not enough, medyo magulo. Dinidelay lang pala nila. Sino natitira para dumepensa? Regatiana is down doon sa may base. And Saison ay mamamatay rin yata. That's gonna be a monster kill para dito kay Sorizo. What was that? Disaster. Ang tawag nyo na yung disaster para sa Team Philippines. Meron silang plano na split push at actually magkakaroon ng 2 squads. It's going to be Regatiano plus the Grok, si Inigo, para dun sa may bottom lane. Habang dun sa may Lord mismo, nandun si Arcangel. Kaso, yun nga, inap na po agad dun si Arcangel. Nahuli agad siya. And then kahit nag-Winter Truncheon play siya, ay nayatap pa rin. And this is canon. Kailangan niyang gumawa ng malupit na milagro dito. Kanina hindi tumama yung penalty zone niya on important heroes. Nakapag-recall na rin itong Grok. Pero natutunan siya. Meron siya immortality. Pero may clear yata nila yung wave. May clear nila yung minion wave. Na-clear yung minions. Pero may parating na isa pa. Naku, meron na naman. Meron ulit na bit-bit. Si Onyigo, hindi pwede mamatay Arcangel. It's gonna be alive. Harangan mo. Buhay na dito si Arcangel. Ay, meron pumasok na isa. Si Super gonna be free hit. At lumiko pa kayo, minions. And for game 1, Indonesia. Oh my God. Ang magwawagi. May nakalagpas na isa. Oh my goodness. May matinik. Oh no. Disaster happened para sa team Philippines for sure. Maling-mali
yung well, di natin pwedeng sabihin na mali yung decision nila, pero nakita natin na na-exploit yon ng Team Indonesia. So, what they decided to do is gamitin yung kanilang Claude. Pero mukhang madami nang napanood na Filipino games itong Team Indonesia na naramdaman nila na ito yung mga ganitong mga setup, alam mo, potentially maganda split push. So iniwan nila, nag-iwan sila isang tao, which is Brody. Safely naman nakapag-defend ng Torre nila. Then, napitas si Arcangel first at very good heads up play mula doon sa Xborg na tuluyan talaga doon si Few. Hindi nila hinayang mabuhay kumbaga si Valentina. So tinuluyan nila. Then na-dodge pa nila yung penalty zone ni Canon. At yun yung nangyari. Ang pinaka-bonus pa doon na hindi natin nakita kasi off-cam in the films. Paano namatay doon si Riquetiano? Oo nga, kasi dalawa sila. Dalawa sila eh. Dalawa sila na. Si Sakin na, by the way, ang nakakill ng moment na yon. Feeling ko nastakan ng todo-todo. Tapos, hindi natin talaga makikita, hindi nakita sa camera. Probably, nagkaroon ng miscalculation ng moment na yon. But definitely, ang ganda naging performance niya sa akin na that moment. And kahit pala nalugi yung expert nila, kaya lumipat sa lane niya at finocus lahat sa kanya dahil kaya niyang baliktarin or kaya niyang mag-deal ng damage all throughout the game. Yep. After a very good start mula dun sa Team Philippines na meron silang set play para kontrahin dun si Sorizo, personal MVP ko pa rin siya kasi nagawa niyang bumawi. Sabi nga nila, hindi mahalaga kung gano'ng kakalug mo, kung gano'ng kakadown. Basta paano ka bumawi, yun yung mas mahalaga. And for sure, dun sa mid-game, him and Vin, sila yung nagbigay ng malaking lead dun sa Team Indonesia. Kabawi ng Team Philippines, gumawa sila ng isang play. May mga magandang plays na ginawa dun si Sakin, pati din si Sorizo. In the end, yung decision ng Team Philippines na i-gamble, yung kanilang pag-push, hindi nag-pay off at Indonesia makakuha ng game 1. Probably, feeling ko for Philippines din, a moment na hindi na in-expect na i-go si si Saison tsaka si Arcangel. Kasi diba usually pag ang trajectory ng mga teams, pag may nakita sila nagsisplit push na isa, parang uuwi lahat, tatlo. So akala yata nila magkakaroon ng poke lang doon sa My Lord. Hindi team fight, tapos defense. So ang ganda, risk din sa actually for Indonesia. Yep. Kasi pwedeng baliktad yung nangyari kung hindi napatay din si Riquetiano nung moment na yon. So ang ganda ng laban. Pinagpawisan ako actually sa game na yon. At hindi ko in-expect na magiging ganun kahaba yung magiging game natin. Yeah. And again, for Indonesia, tama yung sinabi mo na parang ibang Indonesia ang nagising nung laban nila against Saudi Arabia. Iba, no? Iba yung rotation. I think yung recovery nila yun yung very commendable doon. To be fair with the Team Philippines, sobrang ganda nung simula, pero hindi tayo nakasecure ng mga turtles din. So hindi tayo nag-snowball talaga dire-direcho. And of course, Indonesia, mukhang nagising na nga talaga ang robots from BTR. Ano nga ba mangyayari sa game 2? Abangan natin yan pagkatapos ng break ito. See you guys in a bit.
Tayo muna nagbabalik para sa Tagalog broadcast ng IESF WEC MLBB. Napakahabang title. Kasama niyo nga mula si Wolf at si Chantel. Muli para sa ating Grand Finals kung saan 1-0 lamang ang Indonesia. Oo, talagang lahat tayo ay nagulat with that performance from Indonesia. Again, it was a good start by Philippines. So, parang ngayon, ano muna to? Kailangan nila shrug off. Feeling ko somehow, totoo yung medyo nag-overthink sila in between the game. Yes. And probably secure yung mga objective. Mm-hmm. Parang yung nakita natin at na-observe natin mula sa Team Philippines, hindi pa ito yung top groove nila. Yes. At di ko alam kung naririnig ng mga viewers natin, pero parang naririnig natin yung mga cheers ng ano, no? Ay, oo. Guys, ano, sa Romania ngayon, may mga nanonood din ng mga kids. Oo. Naririnig din kasi namin na dito, guys, yung mga hiyaw nila. Mga hiyaw nila. So, yun yung maganda doon. Na-feel natin na may, para tayo may crowd dito. May audience din, no? Para tayo may audience. Okay. Akala ko di ba? Okay, so we're just waiting for the draft for game number 2. Ano ba ang pwedeng maging changes? Tingin ko. Wag na i-open ulit si Kadita for me. I agree. Kasi pa nag-Kadita sila, safe. Mag-Tarisla or X-Board, kahit kanino mapunta. Yep. Tsaka yung Kadita nila, ano, wait, pause 4-5. Pwede flex. Kasi nakita naman natin, Moreno commendable, okay. No doubt about it, magaling mag-Kadita si Moreno. Vin also uses it well. So, yun yung maganda dito para sa team Indonesia. Kaya naman, iba na lang natin. Oo, wag na lang. Kasi for the longest time din, ay hindi din talaga naman na nagkakadita or hindi nagkakaroon ng chance na ma-open si Kadita dito sa ating tournament. Ayan, may kita nyo sa ating main stage yung ating crowd. And it's fun to see. It's a Sunday, guys. Maraming salamat din sa mga kasama natin ngayong araw na Sunday at kayo po ang kasama at nanonood po kayo para sa MLBB Fun Day. Oh, oh, well, oh, ganun sa mga school, MLB, Fun Day. ML Fun Day, sakto. Nako. Ito si Mr. Few, ang ganda ng performance niya overall. Yun lang talaga, nahuli siya nun sa dulo. Oo, hindi nila in-expect. Hindi nila in-expect. Tapos diretso burst kasi sa kanya. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Alam kasi na threat din kapag nakapag-poke-poke pa siya. By the way, ito yung unang loss ng Team Philippines, no? Yeah, all throughout. All throughout. Ngayong WEC. Yep, ito naman si coach nila, which is from Mirko. Nalaman ko na Raise Boy, si Coach Raise Boy, ang kanilang coach. Oh. So, bagong coach siya ng BTR? Ever since naman nandun siya. Ever since. Parang ano lang, ngayon hindi na si, di ba si Aldo, usually yung naghahawak ng team. But I think specifically for ISF, parang pahinga ata. Oo, so siya na ang... Siya muna. Ito si Coach Ren, again, analyst for, or and tactician. Ah, which actually nag... BTR season? Ay, oo nga. Oo, isang, anong season ngayon? Season 10? 10. Oh, season 10, guys. Kasi season 11 or season 9. 10. Basta pagkalis niya ng TNC, nag-coach din siya coach for TNC. Siya, yep. So, 10 BTR siya. Then, di ko maalala kung sabay sila ni Coach Pau Expert or hindi ata. Hindi most yata. Most likely hindi. Hindi. Ano, kailangan natin kasi i-review. 11 na sa ano na. Ay, oh, 11 na sa ano na siya. Oo nga pala kasi kakataas lang ng 11. So, but, 10 nga siya din. Sunod-sunod kasi yung tournaments natin, guys. And still yung sunod-sunod, after nito, pwede nyo na ulit na supporta naman yung mga MDL teams natin kasi ongoing na rin po. At konting tulog na lang ay magre-resume na tayo for MPL or magsa-start na ulit ang ating MPL season 12. So, yan ang ating mga ambangan for MLBB tournaments. Eto, abangan din natin yung draft. Mm-hmm. Franco and Brody. Oh, iba. Iba naman yung, ngayon. Iba linya dito para sa Indonesia. At syempre, alam naman natin, malakas talaga si Kitiano on that specific hero. At naramdaman nila na hindi first pick worthy itong Kadita. So, ibaba na lang muna nila kasi baka makuha nga dito ng Team Philippines to counter against them. This opens up yung Joy. Actually, Fanny is open pero hindi naman yung mga first pick material. Maybe yung Joy, especially kasi nakaba naman yung Franco. And yun lang ata yung worth it na trade para dun sa Baksha / Fredrin as the first picks. Oh, kasi regardless, makukuha naman nila eh. Yep. Panagkataon. At saka nakita naman natin na counterable naman both regardless kung sino makuha. Depende na lang kung ano yung feel. Mapapajoy ka talaga ito, Indonesia. Baka sinadya. Feeling, ito yung mga moments na sinadya talaga tapos meron silang pang counter. But it's still gonna be in Novaria. So sa kanila mapupunta yung Joy. So regardless, no, ibigay na natin yung Novaria, basta sa atin yung Joy. Yeah. Which is maganda, by the way, para sa side ng Philippines. Ang abangan natin is kung si Saison ba yung gagamit or si Canon. Yeah.
Pero mahirap kasi si Joy kapag ka jungler for me kasi hindi siya ganun ka tanky as usual. Yep. Okay. So, isa pa po dito is Baksha, of course. Baksha, I think, mas maganda pa rin kesa dun sa Joy when it comes to jungling. Ah. Jungling. Pero kung usapang XP, parang nasa taas pa rin talaga si Joy. At walang lockdown sa kanya. Walang Franco, walang Kaja. Pero parang pinag-iisipan pa rin ng Philippines. Ano ba yung mga proper Fredrick, lockdown? Fredrick may Cho Joy. Siguro. Oo, oh, mag-cho. Pero kailangan burst. Oo nga. Maganda. Oh. So, binibigay pa rin nila dito ang Joy. Still export going for that. Binigay pa rin nila yung export. Kukuhanin pa rin nila Claude and Terezla. Yeah. Thing is, pwede kasi mag-farsa na yung Team Philippines dito sa game na to. Pag nag-export sila. So, hindi yata nila ipapryo agad yung export. Unless, of course, na-feel ni Sorizo na pwede na ulit. Yep. I think overall naman, nag-make sense na makunin yung export dito. Tapos, siguro, they will look for the Joy, actually. Still pretty good. Pero magiging jungle na siya pag nag-export sila. So, okay. So, madami pa rin, nag-aano pa rin dito, nag-dictate pa rin ng draft ang Philippines. It's not just Indonesia. So, yung picks kasi na kukuhanin nilang next, depende yung magiging role. Pero Baksha. Mm-hmm. Okay, ang ganda. Baksha. Tas, Baksha may, okay. So, hindi mo na export kasi nga, sabi nga natin, pwede mag-fire sa bigla dito yung Team Philippines at hindi na sila mga problema dun sa export. And this time, what is a jungler na mas mabilis kesa sa Baksha? Ang hirap mag-isip. Martis? Parang, Martis, oh, kasi yun din yung nabanggit natin kanina. Hindi mas mabilis. I think hindi wala na Baksha na yata talaga yung pinamabilis. Kasi yung gulong niya, that's mobility. Pero yung mabilis na snowball. Martis. Yung parang mapipigilan na mafo-force yung Baksha na okay, yeah, hindi mo na ako pwedeng umikot at pwedeng ngumat-ngat. Oo. Bigla instant kill for them. So, probably, yup. Kaysa Iban. Iba yung ano ngayon, oh. Iba yung takbo ng draft ng Indonesia. Parang tinago nila all those days yung strategy nila. Tapos biglang nag-boom after Saudi Arabia. Pwedeng theory, ay na-hypothesis yun. Oh, inagana nila yung farsa. Para, hindi na, this means they don't need to ban the export. Hindi na sila masyadong concerned doon. Siguro, ang iba ba nila dito, hindi na ba naman yung Pakito. So, yep. Angela. Oy, oo, mahirap talaga Angela Baksha. Binandin yan sa kanila kanina ng Indonesia. So, things are pretty good for both. Tapos, yeah, Lancel at tatanggal. Nandun pa rin yung respeto sa Lancel at mahirap nga naman against Beatrix. Yep, Yuzong ban, maybe? Para sa Team Philippines? Yuzong perfect sa Farsa and dito sa kanilang Claude. Siguro Yuzong, okay, Lapu-Lapu. Pero kasi Lapu-Lapu hindi na ganun kalakas sa meta. Tapos, katapat niya kasali. Terizla, hindi masyadong problema for him. I think overall, ang gusto mo iban dito is the Yuzhong. And may Fanny pa pala. Feeling ko ibaban siya ng Indonesia. Oo. Most probably, ifa-Fanny tuloy. Ibaban siya ng Indonesia for this game. Mm-hmm. Pero nakita nyo, talagang medyo matagal ang banning ng mga teams natin. Still export though for respect. Philippines. So, ma-open si Yuzhong. So, mas gusto nila dito ang kalabanin si Yuzhong kaysa kay export. Yeah, apparently. Sabagay, late game din kasi yung Claude. Parang pagka ganun yung play ng Indonesia, expect mo na hindi ganun agad magsaspike yung damage ni Rikitiano na Claude. Ang naisip ko dito sa Team Philippines, kung kinoconsider nila maganda yung mga tipong Natalia, then there's the Fanny ban, as we expected. Pwedeng mag-Martis muna dito yung Team Philippines para sumabay nga dun sa may Baksha. At hindi naman ako magulat kung babalik sila sa Fredrin. I guess. Na typical? Typical na sagot. Ano, maganda ba Akai dito? As jungler? Oo. No, hindi talaga. Hindi na talaga, guys. Barats pwede pala kung nag... Yup. Pwede Barats. Naba naman Eve. Oo, Barats. Para may pang-hold din sila. Tapos ang gagawin na lang dito ni Saison if ever is... Detonas welcome, tapos retribution. Para lang, kasi kanina diba yung pinag-uusapan kasi natin, somehow, isa sa mga naging reasons kung bakit nakahabol din yung Indonesia despite the lead dun sa XP lane was the objectives. But still, it's gonna be Fredrin for this game. So the usual heroes. Kung mapansin nyo, whole ISF talagang umiikot lang din on these heroes. Nararamdaman ko ang Team Philippines sila yung magdidigi. I can feel it. Unless... Ano pa ba yung mga sagot dito sa... Well, wala na ka dito. So, I think yung usual talagang ganda, no? Oh, perfect talaga. Perfect. Kahit ako yung Claude, pero hindi ako nagko-Claude. At saka, Farsa na lang. Kung ako yung Farsa, may hirapan talaga. Mm-hmm, mm-hmm.
Kasi position, tapos ang gagamit pa is si Sorizo. Na yep. Si Sorizo, guys, as long as alam niya na he's needed on the team fight, he'll be there. And the Grok is also available para sa Team Indonesia. Minotaur? Ayun. Understandable kung ba't sila nag-minotaur dito. Parang setup, syempre. Knockup is kalab. Ayun! Oh my G. Oh my G. Pero... Kulang sila sa damage. Yeah, I guess XP na lang sila dito dun sa may Grok. Grok is still effective versus Farsight and Claude naman. Parang ganun na rin. Yuzhong na mas maganda at mas pasok sa meta siguro. Dito maganda mag-digi ngayon. Digi talaga. Tingin ko, I can feel it. It's the digi. Kasi dalawang hold yun eh. Pag tumiming yan na parang patong na crowd control, tapos meron pang slow, kailangan talaga nila ng movement speed. Yung roam na Grok, hirap na sa digi. Mas... hirap pa yung XP na Grok. Yes. Kasi hindi ka nagma-magic damage yun eh. Nag-physical attack ka nga dun eh para tumas yung physical defense mo. Hmm. Tingin ko, worth it para sa... Pero syempre, yung di ako magulat kung... Alam mo yung gusto ko talaga, Natalia. Yung talaga yung nasa taas ng gusto ko dito. Para. Pero syempre, personal preference ko lang yan. Sino ba naman ako? I think... Wow. Valir, of course. HP based damage. Perfect versus tanks. Pangtulak dun sa Minotaur para hindi makalapit. Malakas ng invasion. Ito yung sagot nila sa Baksha. At ito yung way para hindi makapag-invade si Super Ken. Oh, maganda. Tsaka umaaray kasi yan, guys. Tapos pag tumatama pa lagi yung Searing Torrent, mas magkakaroon din ng crowd control. Yep. So maganda para side ng Philippines yung ganito. And I think for Indonesia, hindi din in-expect. Since na-open kasi yung Digi, baka akala din na Digi yung kukuhanin dito ng Pilipinas. So it's gonna be Valir. Kailangan talaga maging effective yung clear na minion wave ng Philippines para hindi mahirapan si Onyigo magbitaw nung kanyang mga fireball. Yeah. Ito na, when the Fire Nation attack. The Fire Nation. It's all about the Fire Nation. Pero, scaling, let's look at scaling. I think maganda yung Claude for sure sa late game. Pero yung comp dito ng side ng Indonesia is still pretty strong in the late game. Kasi may Beatrix pa rin sila eh. And they have enough lockdown para mag-setup dun sa okay. Practice lang, guys. Yeah, setup for the Beatrix. Speaking of, yung main Novaria dito yung side ng Indonesia, which kind of makes me feel na baka mas maganda yung scaling nila. Kasi si Novaria sumasakit. At pag late game, ayaw ni Farsa na may Novaria. Oo, tsaka ano? Oo, mas makikit. Mahirap pala kita talaga siya, target. Tapos matatamaan siya nung ulti. Mahirap for the Farsa. So, kailangan mauna ngayon. Kailangan fast game ang gawin ng Philippines. And definitely, kung maging effective yung kanila initial rotation, dapat tuloy-tuloy. Yep. Yung parang room for Indonesia na makahabol. One step ahead dapat, pero mabilis kasi yung Baksha sa early game. Alam din nila yan. Ha! So medyo ano to ha? Mahirap sabihin kung sino talagang lalamang. Pero positioning mas importante sa Philippines, sa heroes nila. Mm-hmm. Kasi Valir Farsa, kailangan matulak lagi yung mga brusko ng Indonesia para hindi sila makagalaw. So inaantay lang muna natin mga ating mga players to be ready. So, biggest shoutout sa mga nanonood sa atin dyan. Happy Sunday sa inyong lahat. Tama. At mukhang nanonood yung mga tropa natin sa mga casters. Ayan. Gusto ko lang remind yung lahat na i-follow nyo po yung pages nila. Midnight, si Burrito. Si Burrito may giveaway po siya ngayon. I-message nyo lang yung page niya. I-message nyo lang po yung page ni Burrito na mimigay po siya ng mga skins. Hindi ko lang alam. Diamonds. So, diamonds direkta na, guys. Ito top up niya sa accounts niyo. Nakakwento niya sa akin na plano niya yata mamigay ng mga cellphone sa Pasko. Wow! Grabe, napaka-bait ni Burrito. Kaya pala nung isang araw, di ba nakakasko din si Burrito ng isang araw or nakasama ko siya sa talents area. Sabi niya, Shans, ano bang parang budget cellphone ngayon na pwedeng pang ML. Oo, yun. So kaya pala nagtatanong. Akala ko para sa family niya. Oo. Yung MLBB family pala. Yun, I mean, MLBB community. Tama. So shoutout sa'yo. We wish you well, Idol Burrito. Sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Ayoko na kasi nakikita kang sumasakit ulo mo sa buhay. Yung goggle. Ayaw namin ng problema ka. Yun lang. Gusto namin happy ka lagi. Sa mga hindi nakakaalam, guys, yung mga posing ni Burrito, kaya parang lagi nakahawak sa ulo.
Masakit po kasi yung ulo niya lately. Ang dami niyang problema lately. I-check niya po yung page niya. May mga ganun yan para nakahawak sa... Check niyo po yung page ni Burrito. Napakabait na tao po niyan. Mabait po na tao. Tsaka pinakamasarap kasama. Ay, tama. Kasi nung isang araw, guys, doon umabot tayo 6 a.m. na broadcast. Umabot tayo ng 6 a.m. na broadcast. Kinabukasan po, nagdala siya ng video, okay? Oo. Ganun siya. Ganun siya kalupit na... na Lodi. So, shoutout sa'yo, Burrito. At syempre kay Mr. Midnight, nanonood ngayon. Boss Midnight, idol ka namin. Yan. Lagi ka po mag-iingat dyan. Ayan. Shoutout guys sa inyo lahat. Tayo nagbabalik para sa ating laro. So, makikita nyo, si Onyigo ay isang matapang na mamamayang Pilipino dahil talaga namang pwede siyang magbitaw ng ganyan. Yep. Very well. Best of three. Best of five ang ating series. So, game number one, pwedeng shrug off ng Team Philippines. Ayun! Seems like though, yung back shot still a problem in the game ngayon. Tignan natin kung magiging effective talaga yung Valir kasi this is a theory, syempre. Ayun, oo. Theory crafted at hindi niya tatantanan. Oo. Lagi lang siyang tututok dito kay Super Ken at saka kay Vin. Pero tinan nyo naman, kaka-free hit niya, guys. Okay lang kasi kahit makill siya dito eh. Oo. Kasi, ano naman siya, post 5 talaga siya. Yes. Init na yung magiging burst nung Valir. Hindi niya kailangan na mag-level 4 agad kasi anti-crowd control lang din naman yung ultimate niya. Kaya dito ka lang makakita ng matapang talaga. Yep. Na, ay, naku lang! Ayun lang! But hinabol and first blood makapunta kay Sorizo. Medyo crucial yun, ha? Sobrang crucial doon. That's a kill doon sa kanilang XP laner. At pa 2 minutes na rin, sabihin magkaaroon na ng turtle. I'm not entirely sure kung aabot siya sa kanyang level 4. Mukhang hindi. Kasi ang gagawin na dito ni Grok, i-clear na niya yung lane at aabantihan na niya. Siguro magiging crucial dito si Mr. Onyigo. Ang maganda sa isang Valir kasi, kahit level 3, masakit siya sa turtle fights. Oo, kasi patong-patong yun guys. Ayan, makikita natin yung first blood kanina sa instant replay. At meron mga nakatago dito ha. Biglang mawawala sa mapa si Kuya Ben. So, napakagandang secure kill para sa inang Pilipinas at mare-reset yung ating turtle. Maganda yung ginawa ni Sorizo dito. Ang ganda ng XP lane grok talaga. Oo, maganda. Pero, mas malupit yung ginawa doon ni Onyigo. Tinulak niya yung Minotaur papunta sa kanya mga kalaban. All the while, ito naman sa top lane, wala lang yan. Pagalingan lang silang dalawa dyan. Pagalingan silang tumutok sa minion. Mamaya pa po yan, guys. May kita niyo pa yung mga blazing dude if ever. Pero may iwan din sa may middle lane. Makukuha ni Super Ken yung turtle objective. At meron pa nga knock up na makukuha doon. Pero Prazer's not gagamitin sa Sison with a kill. Habang Sorizo hahabulin yung tatlong players. Merong pero airstrike para kay Arcangel. 2-4-1 trade. Pero ang turtle maupunta sa Indonesia. For some reason, makapit talaga ang Indonesia dito sa kanilang turtle. We can see once again through the replay. And naipit na nga dito. But then again, I guess yung reason kung bakit siya nanalo talaga ng one-sided dahil din sa ginawa si Rizzo ulit. At Grok Ultimate, di pa nga siya nag-flicker nun eh. Nung at moment na yun, no? At that moment specifically, hindi talaga siya 50-50. It actually favored yung Indonesia dun sa pausapang turtle. But fortunately para sa Philippines, nakuha pa sila ng isang kill. That might not be the best kill at all, pero still, kill ang isang kill. Gold pa rin yan sa early stages. Ay nako, so may bottom lane. Parang nakita natin ito kanina, pero Philippines ang nakagawa nun. Pero Karen still alive. Kailangan niya mag-clear na minion wave at nandito na si Arcangel. So parang focus naman sila ngayon kay Canon. So medyo ano muna to guys. Hindi pa natin talaga masabi pero nakakapag double laning naman na yung Beatrix ng Indonesia. Papayamanin nila ng sobra itong si Sakin. So far itong si Rikitiano parang hindi pa niya kaya mag-double lane compared dito sa ating Beatrix. Kasi naman may dalawang bodyguards. Itong si Novaria at saka itong Minotaur. Legit na ano guys, legit na bodyguard kasi meron ka ng dadaan na, lalagay yung red carpet. Oo. Tapos maghihil-hihil lang. Exactly. Basta-basta. Yung kinaganaan sa, ano guys, sa Novaria, okay lang kahit malayo siya eh. Magbibitaw lang siya ng skill, ang lawak ng range. So, definitely, Indonesia ngayon, sila ang lumalamang. And we have another turtle objective. Take note na kanina, yung tatlo ay napunta sa Indonesia. At ang play yata nila, babawasan muna ng boy si Canon. Yes, exactly. Yun yung gusto ko sabihin dito with the poke. Buti na lang, na-dodge ni Canon yung isang plato. So, nakagalaw siya ng konti. Hindi na reset yung pulldown ng plato dito ni Super Ken onto him.
But then again, Team Philippines will try to go for the 50-50 once again. Naku, parang nga, napanood na natin to kanina ng first turtle. Meron paggamit yeah, doon, pero super kill again with a retribution. Kuhang-kuha ang turtle. At dahil doon, may iwan pa nga yata siya. Free hit doon sa Barangay si Moreno. Si Karan dito mawala ng buhay, pero napakakunat lang naman. Hinarangan ang Fraser's Rat para kay Saison. Hindi pwedeng makuha yung turtle na walang bawi. Yep, good play from Indonesia. Ginamit agad nila yung kanilang Minot Fury. Hindi pa mismong turtle, hindi pa retry threshold yun ha. Inabantehan na nila kasi alam nila na si Saison masyado malayo. So kapag in-stun na nila nung moment din, hindi na siya abot dun sa may retry. So they're really good at controlling their retribution for the side of Indonesia. However, dahil nga nag-commit na sila nung kanilang mga team fighting tools para lang hindi papasokin na si Saison, nung moment na nahanap na nila yung opening sa backsha, wala na silang pang save dun sa kanilang backsha. Kaya umalis, kaya hinayaan na lang din nila. Kaya hindi na rin humabol pa yung mga players ng Indonesia. So, halo to ng lamig at init na game, guys. Kasi parang nag-aano lahan muna. Nag-aambahan yung mga players natin. Pero yung Nico, ginamit na ang ultimate niya. At mukhang hindi na yata makakatakas. Saktong-sakto! Grabe! Sakin! Sabi dito ni Sakin, pero Blaze into it, gagamitin na Ricket Yano. Wala pang damage dahil 6 minutes pa lang din naman. Oh pero my may God! Charge para kay Sorizo. Galing! Sa hindi natin malaman na lugar, pero hindi na patatakasin pa Arcangel with that kill. At mukhang ang Indonesia ngayon makakasira pang Anantore doon sa may top lane. Ang aga ginamit ni Onyigo yung kanyang ultimate, so hindi niya na-refresh yung stun or natanggal yung stun. Which meant na pagdating sa kanya ni Super Ken, tinaman siya ng sniper agad. The burst was so much. And of course, yung kill kay Rikitiano, yun talaga yung pinaka masaya ang Team Indonesia. We can see it once again. Ito si Onyigo. Nag-ulti na siya bago pa siya ma-stun. Then of course, na-stun na siya afterwards. Ganun lang kadali. And then, dinamaan pa ng isang spear itong si Rikitiano. And then, naubos pa yung shield niya. And of course, kahit naman 75% HP yun, kayang-kayang i-one-shot ng isang Grok. Solid yun. Solid para kay Sorizo. At makakita na tayo ngayon ng changing ng lanes, switching ng lanes para sa side ng Indonesia. Panabagong turtle objectives. Arcangel ang target nila. Mabili na mag-win by mix. Kaya naman, yung ating turtle mapupunta sa Pilipinas. Merong thought with energy eruption. Rikitiano, free plug din. Pero siya target nila Sorizo. Same with players of Indonesia. Blazing to it. Sama mo na rin ang pag-clean na minion wave. Super Ken na napakamunat pero hindi pa rin sapat. And he is gonna be down. Pero bottom lane, mayroong free hit kay Sakin. Yep. Parang may trade. Laging may trade ah. Oo, magaling mag-trade ito ka Indonesia. Pero still, again, this is happening to be an even game. Maganda lang yung syempre yung para sa side ng Team Indonesia kasi nakadalawang turtle sila and they were able to push a turret. Pero hindi pa to ibig sabihin na out na agad yung Team Philippines. In fact, pag tinignan natin yung gold, masaya naman sila. Rikitiano still nakakabawi naman. Yung levels ang kailangan natin pag-usapan dito. Level 10 si Saison, level 10 din naman si Super Ken. But eventually, kapag naiwan dito yung jungler na isa, kung sino man yung jungler na yun, mahirapan silang mag-take ng first turn natin, which is coming in 60 seconds. Ah, kasi yung sa retribution, yung damage ng retribution, no? So, ano ngayon ha? Top lane natin, merong aggression na ibibigay at uunahin ng Pilipinas na makapag-clear. Kailangan nalang pumantay dito ng push. So, hindi din talaga tinatapatan ni Rikitiano yung Beatrix ng Indonesia. Kasi alam nila lamang eh. Ayan, si Sakin. Uy! Si Cannon parang mala Cannon Ball. Cannon moment sa may bottom lane. Like a wrecking ball. Nakakuha siya ng napaka-importante kill. At kay ano pa yun ha? Sa isang goldaner. Ang nakakagulat dito is meron pa siyang flicker na kinumit pero naya-taps pa rin siya. Of course, may flicker din naman dun si Teresa. So, ito yung biglang malaking change para sa Team Philippines. True! Nahanap agad nila yung pinaka-importanting target at pwede sila mag-push dun sa may bottom lane. Unless may depensa. Tatlo na ng Indonesia. Oo, dalawang bouncer. Tapos merong isang nasa gitna. And Novaria pwede mag-free hit. Novaria dito ay magkakaroon ng isang magandang pagkakashoot. Pinato ng Planeta and Moreno with a kill. Hindi na sapat yung Feather Airstrike doon ni Arcangel. Pero sa may bottom lane, si Onyigo. Kaya ba? Ang ating firebender na mala airbender. But still alive, dito si Vin. Sayang hindi umabot yung Searing Torrent. Yung second skin niya yung tulak. Hindi siya kumonekta. That's why, reason kung bakit nabuhay doon si Vin. And of course, makulat ko na din naman ang isang Minotaur anyways. Kompleto ha. Kompleto yung mga players dito. Oh, super good again with the retribution. Saktong-sakto. Tapos sabi nila, kanina pa kasi,
na nangyayari na after. Second time around. Second time around para kay Sakin. Sakto kay Onyigo. Kayo na sa top lane. Ngayon naman after ng turtle. Pero middle lane ang bawi ng Pilipinas. Oy, hindi pa tapos. Merong penalty zone. Cannon with the kill. Sabi ng Philippines, okay lang. Okay lang kahit makuha nila yung Lord. Kailangan natin umabante. Kailangan natin maging aggressive. Kailangan natin pantayin. Yep, hindi man niya na-secure yung Lord dun sa 50-50 nila nung back siya. Mahalaga ay nakuha naman niya yung magandang setup na yun. And of course, Team Philippines are able to get the turret. So, makapag-defend lang din sila. They still have the Valir to defend that top lane. But now, sorry, Storm, hindi pala. Naku, nawala bigla. Parang, oh my God! Oh my G! Dalawa yun at tapos masasalipan niya kanon yung damage. Kaya naman buhay pa rin dito si Saison. At mukhang pagpapawisan muna ngayon ang mga players na Indonesia. Kasi regardless, hindi nila nagamit yung Lord na nakuha nila kanina. At Philippines ngayon na lamang pagdating sa gold. Very much commendable mga sa Team Philippines. After nga nung makakuha ng Lord yung Team Indonesia, bigla natalo sila when it comes to heroes. Napitan sila eventually. At napasagad sila ng dalawang tore. At na-depends out by Lord. So overall, sobrang good sa to para sa Team Philippines. They might have lost yung mga crucial objectives na yun, pero mas maganda yung turnout ng mapa. Yung macroeconomics dito ng Philippines way better than Indonesia. Tatlong ato. Ilala na yung sa may middle lane. Buhay pa pala yung middle lane ng Philippines. So, kapit lang sa mga cellphone at taas ang kamay para sa energy ball dahil yung next na Lord teamfight for sure ay magiging magtugo. But commendable din dito talaga si Arcangel kasi 2-0-7. Hindi pa rin siya nakukuha at hindi nakikita, pero nakita na si Super Ken. Ligo muna ulit mga players dahil delikado. Sayang naman yung kanilang pag-a-advance na minion kapag ka nahabol ka sa Arcangel now, meron ng Divine Glaive. Masakit-sakit na rin yung damage output niya at 12 minutes in. May nahuli sila ito, which is probably gonna be Super Ken. Kaso ang dami din naman ni... Na-reveal. Na-revealing area. Dito yung mga tropa kung Philippines, tapos Pretty na si Rikitiano. Naka-steady pa rin, naka-abang yung Blazing Duet, pero meron minuos Fury. Ako, nabaliktad pa nga! Ginamit na dito yung Blazing Duet, tapos Rikitiano si Sakin ang target niya. Sakin na Sakin, Arcangel ay makakakuha ng kill na yun at making a double kill para dito kay Saison. Habang yung middle lane, diretso lang muna sa objectives at Pilipinas. Magingay, dahil sila na ngayon ang lamang. Oh, what a play from Rikitiano. At maganda rin yung itemization niya. This is totally unexpected para sa Indonesia na may Wind of Nature siya na priority. At nung napansin niya na nagamit na yung Minoan Fury, dalawang, pati yung first kill, di ba, pag napag Minoan Fury ka, para parang may, technically may first kill ka pa na may knock-up. After nun, na-overcommit na nga ng side ng Indonesia, including yung wild charge, nagkaroon na siya ng free pass. Biglang green light na, pwede ka nang lumipat ngayon, Rikitiano. And that's exactly what he did. Gamit yung kanyang Wind of Nature, nahanap niya doon si Beatrix, and even after the flicker, nahabol pa rin ni Rikitiano because of the Electro Flash at syempre itong kanyang Blazing Duel. Lahat na nang pwedeng gamitin, kaya naman isang malakas makikita natin na makukuha ng Pilipinas. Yung Lord habang may penalty zone para dito kay Cannon. This time around, meron din Taunt with an Energy Eruption. Cannon with a kill. At si Vin dito hindi na patatakasin pa. Gagamitin yung kanyang knock-up skill pero unstoppable na si Saison para sa ating laro at kakatok sa may middle lane yung Lord. 25 seconds bago mabuhay si Vin. 21 naman para kay Super Ken. Madedepensahan ba nila to? Ayan ay Lord. Okay, nakaabang tatlong players. Nakaabang din si Cannon. Meron siya ditong penalty zone. Walang pipigil sa kanya. Ginamit ang penalty zone. Mawala si Sorriso dito para madedepensahan by Lord. Habang free hit lang doon sa torre. Pero mawawala na minion. Oh, pwede na! Tri-free to sinasabi natin! And it is 1-1. Game 2, Pilipinas ang magwawagi. Yeah, way better team fighting compared dun sa game number 1. This time, mas well-coordinated sila. And it actually took just one mistake mula dun sa side ng Indonesia na in-overload nila yung stun sila. Nung napatama nila dun sa frontliners, which is Fredrin tsaka dun sa Terizla, napatama nila yung Minoan Fury, pati yung kanilang wild charge. Parang masyado na silang kompante doon. And the thing is, kapag wala ng Minoan Fury, wala ng Wild Charge, wala ng way para pigilan yung Claude. Kasi kaya ka nga nag-draft ng Mino tsaka ng Grock para kung sakaling mag-Blazing Duet, si Claude, kakancel may naka-ready, mo. No? Kaya nga dalawa para naka-reserve yung isa. Feeling ko nung time na yun yung Indonesia, nakita din nila na, uy, masikip. Oo. Pagka ginaw natin to, pwede nating i-burst. Nakalimutan yata nila si Rikitiano na ang pangalan niya ay Mark. Mark. Na tahimik lang. Tahimik lang.
Kaya, tama ka dyan. Tahimik lang siya, tapos biglang manggugulat na lang na ang dami na pala niyang farm and for Philippines, mas in control sila ngayon sa laro. Ang isa pang Mark na kilala ko na tahimik lang pero magaling mag-farm ay si Mark Adrian Heason, aka Butters. Ayan. I-follow niyo po yung page niya at i-message niyo rin. Balita ko eh, sa pagdating ng Pasko din, mukha meron din siya mga pasabog. Oo, kaya din siya ano, parang new, kaya din siya nagpagupit ng buhok, kumakapasigin sa MBL. Kasi magko-cosplay din siya ng Santa Claus. Di ba long hair yon? Pang-wig. Oo, pang-wig. Para hindi mahirapan masyado. Tsaka para hindi mainit. At dun siya mamimigay ng mga presents. Ako parang hindi na makapaghintay na magpasko. Ating MVP ngayon, of course, si Kyle Saison. 6'1" and 8". Sayang, konti na lang. 6'1" 9". Race Mysterio na. Pero jokes isang aside. Lang, For Saison dito, again, regardless kung hindi niya nakuha yung mga initial turtle objective, what's good is that pagdating doon sa Lord Objective ay nakuha niya na yon. Tapos yung mga Appraiser's Wrath ay really on point just to secure a kill against Indonesia. And I can remember this fairly no sa first Lord natin na hindi man niya nakuha nga yung panalo doon sa retry battle doon sa 50-50. Sobrang ganda naman ng move na ginawa niya afterwards. Hinarangan niya yung mga magdedepensa doon sa may mid lane turret. Tapos doon sa may teamfight pa na parang just outside the range of the tier 2 turret mula doon sa team Indonesia, may nahatak siya with a taunt. So nakakuha pa sila ng extra kills. Then, na pag-defend pa sila na clean na lane Lord Wave, eventually afterwards, naging tunay na Fredrin na siya kung saan. Alam mo yung Fredrin na maangas varsity, na. Varsity, lakad, varsity. Ganun na siya maglakad at binuli na niya yung mga heroes doon ng Indonesia. And for this one, parang na-boost na naman yung moral ng Philippines. Mm-hmm. Probably for game number 3, makakita na naman tayo ng kakaibang rotation. Yep. Kasi tinry i-replicate, tanda mo yung ginawa ng Indonesia, tinry nilang i-replicate yung ginawa kay Flap, kay Canon. Ang difference, hindi nila nase-secure yung kill against Canon. So, ito na yata ang muling paglakad matatag ng ating team C-Ball. Again, best of 5 po ang ating laro. So, medyo, ano lang muna, mild ka ba? Pag super ka ba kapag 1-1 tas best of 3 eh? Oo. Ngayon, ano, sakto lang. So, technically speaking, parang best of 3 na ang mapapanood natin. Pero syempre, importante pa rin yung naging resulta ng games 1 and 2. Game number 1, hindi talaga, masasabi natin talaga na hindi coordinated. Yes. Yung ating mga team fights wala sa Team Philippines, pati yung mga strats na gusto ng pull off like the speed push. But game number 2, sobrang opposite. This time, sobrang on point nung kanilang mga team fighting, ang pagbato ng mga spells, and of course, target acquisition. Very commendable din yung pinakita doon ni Super Marco, which is si Regitiano, especially sa team fight doon sa purple buff ng Indonesia, kung saan na timingan nga niya na wala nang ulti yung Grok, pati yung Minotaur. Two heroes na you drafted to really answer the Claude. Pero dahil wala lang silang ultimates, natalunan lang sila ng madre. Rinig na rinig nga eh. Parang nagkaroon talaga ng signal na magpapasok na si Rikitiano. Kasi na yung ting nung Wind of Nature, kaya alam mo na yung mga gold lane, yung nagkakabakbaka na. So for sa akin dito, yun yung difference ng hero nila ni Rikitiano kanina. Kasi si Rikitiano, pwede siyang pumili ng entry point niya. Yep. Yung Beatrix, kailangan may magbigay ng vision kung saan siya pwede pumasok. But all in all, talagang PH Indo yung napapanood natin ngayon. Yep. Ano eh, dikit. Habulan, dikit lang. Southeast Asia Klasiko ay magbabalik po after a very short break. Huwag po kayo kalis, magbabalik ang IESN.
Tayo po ay nagbabalik para sa IESF, WEC, MLBB, Grand Finals, Wolf and Chantel, your casters, para sa ating Best of 5 series. At nandito tayo sa ikatlong game natin. Ate Chantel, mukhang malapit yata tayo mag-draft. Dahil hindi na makapaghintay. Ayan na. Nilabas na agad ang draft at ang unang napusuan ng Pilipinas is Brody. So, iba naman ang pattern nila ngayon. Hindi ko na malaman kung ano talaga nga pattern ng mga teams natin. Pero first time natin may kita din si Paramis for this grand fight. Paramis back siya. Parang deadly duo yun ah. Ang kunat mo na, may second life ka pa. And I'm not sure kung gano'ng kataas yung confidence sila dito with Paramis. Kasi kung isipin mo, di ba, yung Brody, maganda nga naman siya against Paramis. Ay, sorry, may Paramis maganda against Brody dahil sa Cult Altar, aka Netherrealm na daw ngayon. Yep. Na rename. So, parang matatangki mo yung torn apart memory, technically speaking. Kaso, the problem here is, kapag nag-ulti si Brody, almost guaranteed na matatanggal yung shields nyo. And you know what happens after mawala kayo ng shields with the Paramis, nasa stun. Ay, oo nga. Yung so, nawawala sila sa Spectre State. Exactly. So, I'm not entirely sure kung gano'ng ka-confident dito ang side ng Team Indonesia. And then you also have this consistent source of damage with the X-Borg. Mas maganda yung bitaw ng Philippines ngayon. For me, first three picks. Kahit sa Uranus, guys, kahit naman sabihin natin na kung gaano kakunat ng Uranus, yung X-Borg pa rin talaga, kung ano yung animation niya na parang nang susunog, talagang nakakasunog talaga siya. Hindi gagawin na gano'n ng flamethrower kung hindi gano'n. Kundi, imbis na pa gano'n. Ginanon. Gaganonin lang. Hindi ko gusto ang, honestly speaking, like kung execution-wise lang, parang hindi ako masyadong confident dito sa Indonesia lineup. Uranus versus X-Borg, laning stage, masakit din naman Uranus. Kaya naman, in a way, madaling mag-favor sa X-Borg dahil sa true damage. So, ang dami mga true damage sources. And hindi kayang guluhin ni X-Borg si Brody, I would say. Ni Uranus si Brody. Oh, parang hindi niya, di ba, typically kapag may Brody, gusto mo meron kang usual pakito para manlikot. Yung, at saka yung instant na, instant yung parang na, pang bulaga. Pang bulaga. Uranus parang, tignan mo ako, parang gano'n. Mag-aangas lang siya. Well, technically yes, at saka mahirap na lalo yung Uranus pag lumabot ng late game. Kasi talagang makunat lang siya. Oo. Pero masusustain kasi mag-preheat sa kanya yung Brody. Yep. Yung X-Borg din, nandoon. Ganun na ngayon, ito ang nakakatuwa. Dahil binan na ngayon mismo yung Valir. Oo. Nag-gets na nila. By the way though, kung sabihin natin hindi ganun ka-okay yung Uranus dun sa may Brody, maganda naman to versus Fredrin. Kasi si Fredrin gusto niyan matagal na nakababa dun sa mga objectives, Turtle and the Lord. Uranus, tapos back siya. Nako, hindi ka makakatambay dyan. So, iniisip ko dito para sa Team Philippines, kailangan sobrang solido nung poke mage nila. Hindi ako magugulat kung bigla silang magli-Lilia actually. Ay, oo. Mga ganun levels. Pero kahit syempre, nabago si Lilia, ganun pa rin eh. Exactly. So, merong Farsa, meron pa rin naman Eve. I think yung dalawang heroes na yun baka kunin dito ng Team Indonesia. Pabor pa rin nata sa kanila yung Farsa. Imagine, like, ito yung pang-abot nila sa Brody sa likod. Farsa plus Uranus is a very good combo actually kasi may spotter ka na eh. Meron ka ng taga-vision tapos uulanan mo lang. May slow agad ka makukuha doon so madaling mapakonekta yung ultimate mo. Pero syempre, Eve is also there. May Lisa. So, Farsa maganda Farsa sa Philippines ulit. Actually, Lilia talaga. Lilia pa din. Para mas malawak yung range. Tsaka kasi usually yung animation ng Lilia personally, hindi siya masyado napapansin during teamfight na nandun na pala yung mga shadow energy niya. Yes. Parang papuputokin na lang niya. Tapos, yung damage din naman ng Brody is hindi masyadong ganun kabilis pero alam mong nakakaaray. Exactly. Masakit. And then maybe protector na mid lane para kay Onigo. I'm thinking about Grok o kaya Lolita. It's decent in this game. Lolita, of course, pwede niyang itankihin yung ibang mga attacks. And sure, of course, Lolita, maganda siya pag melee sa yung kalaban kasi meron ka nga ng bulwark agad to kind of block off. Parang mananalify mo agad. At yun na yung Farsa, as we expected, di ba? Parang Minotaur. Wow. Hindi mo nga naman, yung maganda kay Minotaur, hindi mo kailangan lumapit sa Melissa para mag-knock up. But, feeling ko kaya sila nag-Minotaur dito para if ever,
di ba yung sustain din ng Minotaur nandun? Para habang nag, nag-Nether Realm, pwede sila mag-go, may movement speed pa if ever. Yep. Suntukan ang gusto nila. I'm thinking about this sa Indonesia. Pwede pa silang mag-digi, I guess. Pero I think ang pinaka-best is, i-counter nila ng Eve. Eve, okay siya versus Fredrin. Decent versus Farsa in a way. At syempre, masusuportahan nga nila yung kanilang back siya. Magpapalagkitin nilang nila yung dance floor. Tsaka matatarget niya na si Brody. Exactly. Swing. Oh, funny! So wait, back siya, back siya post 5? Biglang liko. Pero worth it ba yun na flexi pick para sa Indonesia? I don't think so. Ito kasi yung reservation ko about dyan. Unless sobrang galing nitong Fanny, eh, well, actually, kung isipin naman, masaya naman boy ni Fanny. Mm-hmm. But this actually nullifies the back siya. And ito talaga yung problema ko pa rin with the Faramis. Faramis versus Brody, madaling isipin na nakakontra ni Brody si Faramis dahil lang dun sa burst niya, hindi kayo makakagamit ng ulti. Pero like I said, kapag naubos yung shields, yari sila. At sobrang daming pang-ubos ng shield dito. Kapag na-stun kayo dahil dun sa pag-escape dun sa what's that? The Spectre State. Spectre State. Ang problema dun, guys, mas free setup yung para sa Minotaur. Kumbaga, pwede niya nga antayin yun eh. Hihintayin niya lang na ubusin. Oo. So, medyo ano dito, risky. Risky ulit ang lineup composition ng Indonesia. At may kita niya sa inyong mga screen si Unyigo na parang nag-start na yata sila ng kanilang game. Pero antayin natin yan, of course. So, for Indonesia, biglang nag-shift sila ng kanilang strategy. All along, we thought it was a Baksha jungler. Pero parang mas madali ngayon sa Philippines na mag-contest doon sa purple buff ng Fanny. May expert pa sila eh. Oo. Gagana mag-flamethrower lang siya nang mag-flamethrower. Yeah. In a way, parang pwede mong i-argue na na free itong si Fanny kasi walang hard lockdown, walang Kaja, walang Franco, there's no Muscov even. Technically speaking, di ba, wala talagang pang hardcore lockdown dun sa Fanny. So, parang naisip siguro na dito ng Team Indonesia, okay, this is our access dun sa Brody tsaka dun sa may Farsa. Pero tatandaan, ang kaisa-isang marksman na okay lang na merong mga Hayabusa, may Fanny, may Ling, si Brody, actually Brody. Din eh. Oo. Dahil mo siya stun. Oo, kasi pwede niya kasalubungin eh. Mm-hmm. Lalong-lalo na si Rikitiano yung may gamit. Oo. Even before na hindi masyado nagagamit si Brody sa MPL natin, oo, part na talaga siya ng hero pool, yep, ni Rikitiano regardless. So, for Team Cebol ngayon, kailangan lang nilang mauna. Parang lahat naman ng team kailangan mauna. Pero yeah, para hindi mag-snowball kasi yung Fanny. Yep. Pero kasi ano din, ginagamit din to ni Saison, so alam niya kung paanong kukontrahin. Yep. I like the variety ng drafting natin. Kasi parang pag may nakita tayong biglang hero, biglang makikita natin sa second game nagkukuhanin ng isa. So the thing with Farsa, by the way, na ito yung hindi ko rin nagustuhan dun sa Marisa Pink. I'm sure na malakas sila gumamit dito ng Melina. Mukhang palong-palo naman si Sakin. Si Sakin. We do hope so na palong-palo siya. Pero kasi may Farsa. Na yun yan, madaling sagutin ng Farsa. Typically, ila last pick may Melissa. Or kapag nakita mo na yung dalawang mid lane, yung mid lane duo ng kalaban mo, pwede mo nang pwede ka nang bumik ng Melissa kasi alam mo na hindi na siya maka-counter. And in this case, I think hindi ito yung dito yung Melissa game na maganda. Oo. Pero ito ang nakikita natin, mga ka-pokes para sa ating mga teams. May iwan dito si Kuya Ben para diretso win sa Pilipinas. Merong sustain pero hindi sapat para sa kanila. Nagkaroon na lang space sa Melissa sa may top lane but still first blood. Pilipinas makakuha niyan. Back siya revitalize. Grabe. Di natin kakalain na babalik at 2023. Oh, yung Baksha, Hylos, Beleric, the Revitalized Clan. May mga kanya-kanyang grupo yan, guys. Bago pa tayo makarating sa mga tournaments, nagtitipon-tipon ang mga ML hero. At may classification sila. Pero, yeah, for this one, para maganda, para sa isang Uranus. And speaking of Uranus, hindi masyado makakapag-aggress si Sorizo as compared to the previous games dahil kita niya naman, binibigyan agad siya true damage ang ibinibigay ni Cannon. Same with Saison na nandito at dediretso muna sa may Crab Coin. At yung Turtle ay hindi yata i-co-contest.
Pero kung aabot, pwedeng umabot pala yung Fanny. Mabilis lang yan na makakapag-cables dyan. At meron tayong vision from Rio. May vision din from Canon and Sorizo din naman para sa side ng Indonesia. Comes in. Okay. Pero wala yung kanilang jungler. So, yeah, very easy. Na-try nilang, ang exchange na pwede nilang gawin is actually the purple buff. Pero nakahanda na doon si Rikitiano. Look at that. No, naramdaman. Alam nila yung gagawin. Kasi kapag may nagta-turtle take, tapos alam mo, Fanny ka, tapos you're playing the Fanny or Ling, for example, or Lancelot, ang kalaban mo, mga Fredrin, mga Baksha na mabilis talaga mag-turtle, you might might be better na i-concede na lang first turtle. Tapos mag-invade ka ng purple buff. Kaso, yung Team Philippines dito, naiintindihan nila na pwedeng mangyari yun. Rikitiano, fast clear the wave, rekta agad siya dun sa purple buff nila to defend. And nakita niya agad yung Fanny. May bago na naman tayong mga napapanood sa ating mga pro player. So yung mga marksman dyan ay pwede ding dumipensa sa kanilang mapa. But speaking of depensa, hindi na madedepensahan ni Sorizo yung kanyang sarili doon sa may bottom lane. 3-0 para sa ating laro. Lamang ang Pilipinas. Si Super Ken a bit struggling dahil hindi na makunat yung hero niya ngayon eh. Tapos naaurahan pa siya dito ni Canon. So mukhang medyo delikado nga lang yata si Canon dito. Mapapabalik pa nga yung Cyclone ay dumiretso. Pero parang bait yata kanilang gagawin. Mawawala na Piraga Armor at Purple Buff. Ito na yung sinasabi natin. Kailangan timingan yung Purple Buff ni Super Ken. At mala super talaga dahil may knock-up pa para kay Onyigo. Super Ken is down. Mega kill para dito kay Arcangel, idol ng mga kids. Oh my goodness, hindi man lang nakapag-ulti dun si Moreno. And we already established na usapang draft, hindi ito yung game para sa ni Fanny. Kahit pa sabihin natin walang talagang kagat para sa kanya. Pero nakita niya naman, yung mga maliliit na mga stuns ay enough na para sa Fanny. Basta na-chain together. Taunt, knock-up coming out from Saison. Tapos may knock-up din si Inigo. Dalawang knock-up yan after ito kanyang ultimate and of course the first kill. Then may stun si Brody. Mamaya may problema. Even itong Farsa natin eh mayroong stun dahil dun sa kanyang Curse of the Crow. So you can really feel ngayon na hindi talaga effective yung gamble dito ng Indonesia. Tingnan may gagawin ni Fanny. Gusto niyang mag-knock-out ulit ng buff in exchange for the turtle. Hindi niya magagawa. Wala siya nakita. Oo. Tsaka ano, if everyone pwede putahan. Kaya naman si Finn ay maiiwan lang din naman. Rikitiano with that kill again. Tapos maipilit na umuwi si Sakin. Tapos hindi pa na-clear ni Sakin. Ano yun guys, sobrang laking factor nun. Yung mga pabarya-barya. Tsaka yung malaking minion pa yun, di ba? Oo, cart yun eh. Actually, hindi ko nga sure kung exactly kung may gold pa yun. Pero sure ako na siege minion pa siya. So Canon minion siya. Malaking bagay yung nawala dito. And of course, pwede niyang kontrolin dito. Kung papansin mo si Rikitiano, hinatak na niya yung minion wave. Oo nga. Nako po, medyo mahirap to at malaki-laki yung kailangan habulin ng Indonesia to the point na ito na naman, nakita na natin to kanina, napanood na natin, pero mukhang alam na ng side ng Indonesia na, si Arcangel ang kanilang target. Grabe ng Feather Crescent. Grabe naman, talagang on point, unstoppable again. Kaya naman siya tinawag na idol ng mga kids. Ang bilis ng kamay, ah. At may na solo kill. Oh, hindi siya solo kill sa top lane. So, denied nila. And they got a gold laner. So, ngayon, si Rikitiano, bilang Brody, 2-0-1. I think yung kalawang item na niya yan with the Heptasis. Sobrang sakit na yung kanyang damage at nag-snowball na siya. And then, of course, nandun si Arcangel. Tinry siyang i-go ni Farsa. Alam ni Arcangel gagawin niya. And then, Rikitiano makes a massive mistake. Naglakad. Nilaksa pader. Yung mga ganun, mahirap na talaga makatakas. Kahit meron pang second skill yung Brody dahil tatlong player din yung to-target sa kanya. So, medyo may chance ngayon si Sakin na habulin yung gold. Yep. Napaka-importante kill na kita. Na-stun, na-taunt, at si Sorizo. Ito yung sinasabi natin, regardless kung kahit gano'ng kakunat. If everyone na makatakas, meron pang last insanity. Yep. Si Canon, ganon silang willing to go all in. Ang MVP doon, yung stun muna ni Few. Kasi na-Curse of the Crow niya, tapos ulti. So, na-stun yung Uranus. And interestingly, hindi siya naka-purify. Hindi ko naintindihan kung ba't hindi siya naka-purify sa game na to. Dahil, mas may Minotaur pa. Ewan ko na lang. Basta, alam niyo. Basta tayo, alam gets natin. Gets niyo na yan. Pagka mga ganyan. I mean, sinabi mo din naman kasi it's all about confidence. All about confidence. Going for the Uranus. At tumama nga yung Curse of the Crow. Tapos yung ulti, the Feather Airstrike for the stun. At the chain stun siya after. Nako!
na may chain effect na din. Nagising na ang retribution ni Kuya Saison dahil hindi rin naman talaga makakapasok sa Super Ken nung moment na yon. Si Kuya Vin, walang kakampi. Unti-unting mamamatay at medyo mapapakamot ulo na lang muna dahil dito sa may bottom lane. Si Sorizo probably ay mapapatay rin. Pinasok. Naku po, isa na lang kay Kuya Canon. Canon pull effect para, yep. Canon event para sa kanila. Canon event nga naman para sa Team Philippines. 10-2 with 3,000 gold lead. Maganda dito nakapag-split si Super Ken kahit papano. Medyo matagal na siya naiwan sa kusina at mga 2 minutos siyang nakapag-farm ng masaya. Ayun, naku. Na, yun, makakapag-push pa. So, in fairness, dito with Indonesia. Oh, merong Pugak Gaming. Pugak Gaming. Kung tawagin natin. Yung mga Pugak Gaming, guys, crucial yon kasi mawawala yung attention ng Pilipinas kay sa akin, kay Melissa. So, for Indonesia, pag makontinue lang yon at hindi mapigilan si Super Ken, medyo mahihirap at mag-iiba ang rotation ng side ng Philippines. Pero sa may middle lane, meron ulit pressure na mapukuha ang Indonesia. Ginamit ng mga pwedeng gamitin ng mga skill. Masastan pa nga dito si Ben at hindi na makakatakas pa. Sakto dito kay Canon at mukhang nga meron na naman. Grabe naman, malatok yung drift ang nakikita natin. The Filipino car. From Canon, the Filipino car. Isipin mo, pro player ka. Pero moniker mo, the Filipino car. Kocheng Pinoy. Kocheng Pinoy. Oh my Proudly Pinoy. Proudly Pinoy. But of course, nasa kanila talaga yung advantage. At hindi enough kung ano man yung meron dito si Moreno. Nag-flicker lang siya. Siya rin hindi na-purify for some reason. Team Indonesia. Wala ang kahit isang purify. Medyo parang naubos yung bit-bit na baon. Kakaiba. Kinain agad kanina ng game number one. Kinain nila agad ng recess. Ito, lunch break na. Lunch break na. Kumbaga ngayon, wala na silang gana. Pero may shutdown. Wala kay Super Ken. Super good for them. At nawala agad Farsa. Pwede yata nilang limahin to. Pwede yata diretso yan. Pero sa Sonny Makunat, naging si Rekitiano, free hit lang ng free hit habang may torn apart memory. Pero sakto yung Nether Realm. May knock up coming in from the Minotaur. Tapos Rekitiano makakakuha ng kill. Nandun, wala pang damage si Melissa. Ito na naman yung sinasabi nating malabombang pag-ikot from Canon. At medyo nawawala yung mga tropa from Indonesia dahil dyan, dalawang patay para sa kanila, dalawa rin sa Pilipinas. Oh, well done coming out from Rekitiano. Tamang-tamang time na rin yung Wind of Nature. Naka-mega kill siya ngayon. He gets an important kill. Specifically doon kay Sake na nakakuha siya ng double. At nasuli pa niya yung kanyang ultimate. At ngayon, kahit na nag-go doon si Saison na masyado niya tinapangan, he died afterwards. Makakontrol pa rin nila yung Lord dahil nga naman meron pa silang AoE damage afterwards. So, na-overload yung Team Indonesia. Maganda naman yung kanilang pinakitang pag-control spaces. Specifically, nung napatay nila doon si Arcangel. Pero afterwards, kinapos na sila dahil overloaded nga sila ng gold lead mula doon sa Philippines. Oh, mahirap talaga pagka ganun. Take note na yung purple buff ay nakay Arcangel na. Kaya din pala siya na-kill ni Super Ken. Pero Super Ken nakatago doon sa may bandang Geddy habang hindi naman si Vin matuton. Pero pang knockout mo magagaling doon, unstoppable na para kay Rekitiano. Tapos nakatago pa rin yung Fanny, si Onyigo, hindi makikita at nagpapanggap na damo. Pero sakto ma-face check doon, retribution. Saison, isang mabilis at napakagandang third Lord take for Philippines. Yep. Getting the Lord, tapos mukhang magsisecure pa sila ng isang object, the micro-objective, which is going to be the purple buff. Kamuntigan pa doon yung Fanny. Super Ken gets away. Wala. It seems like maganda pa ang depensa. Okay lang. Meron sa Melissa, meron sa Fanny, so pwede sila mag-cut ng waves maybe. And you also have the Faramis na mid laner dito. So, in a way, decent defense mula sa Team Indonesia. Pero parang si Super Ken na timingan. Alam yata, ayan o. Alam yata na nandyan. Pero yun, si Rekitiano, merong Wind of Nature yan. Tatamaan ng mga hits. Torn up. Uy, sayang. Ay, sus. Medyo dumalas yung Fanny doon, guys. Pero kung ako ngayon, si Super Ken. Ken muna, ang Ken IGN. Oo. Pero nagulat ako dito kay Rekitiano, hindi siya na-flicker before mag-turn apart memory. Siguro, akala niya abot na kasi nakasana niya. But it is what it is. Pero commendable pa rin yung stun na ginawa niya. Kaya naman, parang nagmukhang hinarangan niya yung Fanny, pero basically, nag-stun din siya doon. Para ma-ano, hindi siya ma-target. Ayun, si Sake ng target dito ng side ng Philippines. Ginamit na ang damage against Ben. Then, Trifani, mga cables na nga gagawin. Pero wala pa rin at hindi makakatouch
na mga players from Philippines habang madedepensahan naman yung Lord. Kanan dito merang immortality, okay lang magstay dahil babalik na naman ang Piraga Armor tapos si Sorizo dito. Uranus daw pero hindi naman yata ganun kakunat. Merong Netherrealm na gagamitin middle lane. Inhibitor turret is down. Tapos si Ricketiano ay nandun pa rin with those free hits. Mukhang hindi yata madedepensahan pero disiplina muna ipapakita ng mga tropa from Philippines. From top lane, middle lane, ngayon naman bottom lane ang kanilang gustong sirain. Saan ang galing yung damage na yon? Flicker out para kay Arcangel. Pero Arcangel is down. Tapos torn apart memory para dito kay Ricketiano. Godlike na para sa kanya. Tapos meron pang isa si Vin ang target niya. Double kill for that player. At may iwan si sa akin. Naku po, mapapalayo si Sorizo na wala na rin. Piniprito muna dito kasama ng mga baka. At ng tapa, unstoppable na para dito sa car. Oh, the Filipino car! Filipino car, si Canon 5-0-11. Unstoppable for this moment. Pero, very commendable. Pinapakita dito na Ricketiano, 10-1-5. Napakaganda performance from the Brody. At yung kanyang paggamit ng Wind of Nature na talagang in-advance siya. Parang nararamdaman niya may spider senses ata siya na hindi na... Matataas yung balahibo niya. Nakukontra niya dito sa kin, hindi makapasok. Of course, kahit low na doon yung Brody, hindi enough yung energy doon ni Super Ken after nga mag-commit ng Wind of Nature, so hindi nila ma-burst. And of course, the control was there from Team Philippines. Well done. And now, mag-release po na yung Lord. They already got two inhibitor turrets kahit First Lord pa lang ilang. Grabe. Di ba usually parang pagka First Lord, bonus na lang, bonus na lang pag nakakuha ka ng inhibitor turret. Oo. Ito super bonus, kasama yung bonus mo na incentive, tapos may kasama pang Christmas bonus. Sakto, Bermans na rin talaga eh. Napaka-aga, 13-month pay. Lahat na mga pwedeng makuha nung moment na yon. Pero tinan niyo si Super Ken, magkikable lang muna. Take note na meron siyang purple buff at meron ding orange buff. So nakakuha siya doon sa side ng Philippines. At meron na naman tayong Lord Battle, Lord Dance. Uy! Tingnan mo yung gagawin niya, no? Nigo tsaka ni Ricketiano. Oh, ay, abangan nila kasi magpa-purple eh. Oo, kailangan maramdaman. Hindi sila nakita. Hinahanap din. Feeling ko alam ng ano, ng Indonesia. At hindi na sila magtatago. Papakita nila na kukunin nila yung purple. Okay, andito na si Onigo naga-ready. Inaantay natin lumaki dito yung Minotaur. Pinaretry lang nila. Para mas CFAS. Oo, pinaretry lang nila yung Fanny. So, safe, makukuha yung Lord. Kaya naman pala, hindi sila nagtago. Parang sinabi pa nila na, oy, nandito kami, literal, kailangan mong i-retry yung purple. Parang hindi magandang trade, no? Hindi talaga magandang trade. Kasi pwede sana yung retry niya. Di ba, ganun yung mga usual Fanny, bigla mang gugulak kala na bulaga. Tapos retry Lord. Oh. Sa kanya, mapupunta. So, what a nice call para dito sa side ng Philippines. Pero ganun pa din, gaming kaya Super Ken. Mamaya yung cables niyan, ano, pwede nang i-crimp. Kasi... Napaka-high level nun. Oo, ready nang i-crimp. Ay, shoutout sa mga ano dyan. Pero Super Ken... Uy, alak ka! What is the use of the purple buff? Pero, hindi na-crimp. Hindi na-crimp, guys. Medyo mababa pa yung connection. Kaya naman dito, auto-connect sa Wi-Fi. Saktong-sakto may Wi-Fi sa sakin dito ni Canon. Pero masasilence na naman si Kuya Vin. Hindi na kinaya ng Netherrealm. And it is what it is. Hindi makakadepensa. 2-1, Philippines. Oh my God. At nakita nyo naman si Fanny. Sinabi natin na hindi ito yung game na magiging malakas si Fanny. And in fact, kitang-kita nyo naman. Pag punta niya dun sa last na clash, isang taunt, isang Curse of the Crow, na stun pa ni Farsa, Feathered Airstrike, na chain stun from the Fredrin, enough na. Late game na dapat yun. Yun sana yung win condition nila. Pero hindi nila nakuha. Dun sila nayari. At shoutout sa lahat ng mga casters natin dyan na nanonood ngayon. Yan sila Reptar at si Midnight. Specifically, para kay Midnight. Kay Midnight, para syempre. Sa ito. Para sa ito. May mga hand signals kasi kami, guys. Oo. Ang ibig sabihin nito, galingan mo, idol ka namin. Idol ka namin. Ayan. Mahal ka namin. Ayan, yung, di ba nakaganyan? Ibig sabihin, ito, pinapalibutan ka ng mga taong nakasuporta sa'yo. Ayan. Tapos ito, okay lang, dumire-diretso ka lang. Ayan. Para sa ito, Midnight, Reptar, para sa ito, Burrito, kung sino man nanonood, sa lahat ng nanonood ngayon. Ay, babe, share ko lang sa'yo, hindi ko na, ano, yung dito. Bakit? Weird. Ayan, Ayan, guys. Pwede nang tumawa, 2-1 na eh. Oo, 2-1. Pwede naman. Pwede naman humingi. Pwede naman na humingi. Pwede mag-relax eh. Seryoso kanina kasi nag-1-0 eh. Pero sinasabi nga natin na, madam, it always has been, dun sa mga draft na nakita natin dito mula sa Indonesia, parang yung game 1 yung Digi na pick nila, yun yung masabi mong commendable. Pero itong game number 3 talaga, super,
super hirap. It's super hirap, pare. Super hirap, pare. Ganda nung first pick, Brody. Pero madami kang pwedeng isagot doon. Faramis is not an answer. Baksha is good, right? But Faramis, hindi talaga natin masasabi na maganda. Oo. Feeling ko, gusto na lang prolong team fight. Mm-hmm. Pero kung iba siguro yung jungler nila, bigla kasi nilang niliko. Feeling ko nung pinick nila yung Baksha, meant to be the jungler. Mm. By the way, meron pala tayong balita dito ngayon sa lahat ng mga viewers na nanonood ngayon, especially if you are supporting Cebol at ang Team Philippines. Meron po tayong chance na maging overall champion ng IESF if manalo tayo ng gold. Dito? Dito sa MLBB. So if we get this, meron tayong chance na maging overall champion. For so, the whole ISF. For the whole ISF. Oh my God. Malaking bagay yun. Yan, sa mga hindi nakakaalam guys, aside from MLBB, we also have other games dito. Kaya kung mapapansin nyo, during our qualifiers, paputol-putol yung broadcast natin. Hindi nako-cover lahat kasi may qualifiers din for Dota. Ayan, madami pang iba. Yep. Ano, PC naman yun eh. PC, okay lang. Tsaka ito, si Idol AK natin. For Tekken, ay nakakuha ng silver medal kapo na well-fought battle. Congratulations kay AK at syempre sa iba pa natin mga kalahok dito sa IESF Romania. At sobrang laking bagay, by the way guys, ha, na yung host country ay, sorry, yung hindi host country ay magcha-champion. Di ba kung natatandaan nyo? Para may home court advantage. Bali! Sa Bali, di ba, Indonesia yung overall champion. Pero syempre ngayon na nasa Romania tayo, dito tayo mabawi at kaya natin maging overall champion. So tayong lahat po ay magbigay ng energy doon sa ating mga kalahok dito guys. ISF. At maraming salamat kasi yung mga kalahok natin na to, nag-travel pa sila super layo, 25 plus hours para makapunta doon sa Romania at malayo sa kanilang mga family para magbigay or itaas ang ating bandera sa Romania. Pati din sa mga casters natin, kay OSX at saka kay JC at isama na rin natin si Manjin. Yep, para sa inyo ta lahat. Yan. This is for you. Oh, imagine mo, no? Out of all the countries that joined, kasi MLBB pa lang ay 16 countries na. Tapos to be overall champion sa whole IESF, talaga nga nakaka-proud maging Pinoy. Mm. So hopefully kung na-experience natin pag naglalaro si Pacquiao ay united as one tayo. Sa mga, parang ang sarap ma-feel na next time kahit sinong team ang magre-represent for Philippines, ganun din yung support ang ibibigay manalo or matalo. Yeah. Sabi nga natin, hindi lang naman MLBB ang laro dito. Talagang this is overall for the Philippines. Abangan po natin kung tayo na ba ay mag-overall champion next game. Ooh. That is going to be game number 4 match point para dito sa Team Philippines para sa Cebol. Abangan natin yan pagkatapos ng break na to.
Tayo po ay nagbabalik para sa IESF WEC MLBB Grand Finals with Wolf and Chantel. Nandito na tayo sa match point para sa Team Philippines, pero game 4 pa lang. So, maganda ang estado para sa ating mga kalakor, the Philippines. And just remind everyone na supportahan po natin ang Team Cebol dahil kapag nga tayo ay nanalo ng gold dito, napakataas ang chance na tayo maging overall champion. Wow! Sa IESF. Hey. Ayan na. Kasi habang nangyayari ito guys, yung MLBB natin, meron din po nga mga ongoing na ibang esports events. Kaya ito yung starting nung day 2, ay day 1 nung playoffs natin, nasa main stage na. So, yung MLBB event. Prior niyan, meron ding ibang events. So, talagang kaabang-abang. Hopefully, we get that overall champion for Hula ISF. So, eto guys, eto, dito nakasalalay. Isang win na lang po ang inaantay ng Pilipinas at pwede nating patunayan at magkaroon na statement that this is not the end of PH era. Tama ka dyan. Okay, so, we do like the back shot this time. Okay, maganda yung opening. Maybe X-Borg to go with this para sa side na. Ay, hindi na sila mag-X-Borg kasi may Farsa na. Oo nga, natuto na sila. Natuto na, so... Nakangiti na si ano. Oh, nag-X-Borg. Ano na to guys, yung mga gantong draft, di ba, kita nyo yung frustration sa tunog ni Wolf. Ito na yung na-stuck ka sa specific heroes. Kasi, mapapansin nyo yan, kasi pag sobrang intense na nalaban, very crucial na siya. Parang may isip mo na lang is yung mga hero na na-pick mo before and yung mga hero na pwedeng kuhanin din ang kalaban na team. So, Indonesia ngayon medyo naglalaro sila outside their identity. Although, X-Borg is part of their hero pool, yes. Pero hindi nila naisip kung ano yung mas beneficiary for them. May kita nyo ngayon, si Coach Ren and the players of Team Cebol are discussing kung ano nga ba talaga ang magandang kuhanin. Ay ba? Pero, syempre, Brody, ay, wala pala naman sila Brody. So, Valir. Dalawang heroes na malakas mag-poke, tunaw talaga ang Firaga. Oo, wala tunaw talaga. Ang armor. Feeling ko dalawang ano lang, dalawang sakto lang. Isang searing torrent, tapos yung first kill, dalawa. So, puto ko yun, di ba? May stun pa. May kita nyo, tumbling talaga. Tumbling malala. Oo. Si Mr. Sorizo. Pero, lagi natin na, pwede natin balikan yung game number one. Kung saan, kahit na hirap na hirap na siya dun sa kanyang laning, eh, nakabawi pa rin naman siya. So, Angela pa rin ang binaban. So every time na merong back siya, ibaban mo ng yung Angela ng second phase. Hmm. And then, Fanny and kino-consider pa rin dito na yung Team Indonesia na baka flex itong Fredrin. Oo. Kasi si Cannon nung SEA Games, nag-aano din siya, Fredrin. Correct. Na, so maganda ang ano dito. Ito yung parang nire-ready lang din ng Indonesia yung mga possibilities. Yes, sir. At yung isang possibility lang yung gusto nilang mangyari. Yep. Parang kay ano lang yan na Doctor Strange. Yes. One over something million pero nagkaroon ng possibility for them to win. Yun ang nire-risk ngayon ng Indonesia. So probable Beatrix. So lahat na ng mga hero, wag lang Beatrix. Wala na rin naman yung Brody eh. Yeah. There's still Claude para sa Team Philippines at hindi naman magdadalawang isip ang Team Philippines na gamitin niya kay Rekitiano dahil kabisado-kabisado naman niya. Siguro, ang Pete... Oh, okay. So, Clint? Clint. Yun nga yung isa ko sa Clint. Iritel against back. Baka meron siya sa back siya. Pero in a way, kasi protected. May Valir naman eh. So, pwede siguro. Of course. But then again, they can also last pick that here. Oh, actually, mas maganda i-last pick na nila yung XP o kaya yung jungle. So, kuha na sila ng gold dito. That's Iritel. Okay. So, how do you answer this? Wala ka ng Yuzong. So, kasi you pick up the X-Borg. Diba? So, yung siguro, magiging choice dito. I'm not sure kung okay yung Lolita versus Valir. Hindi ko entirely sure. Siguro, yung Grok. At least yung Grok, kaya mo mag-second, mag-first kill para malakaran yung apoy. Tapos, pwede mong i-cancel yung Farsa. But yeah, Lolita or Grok. Ang potential na nakikita ko dito para sa Indonesia. And then, they will close out with an... kailangan na ng... Lapu? Gold lane nila. Against Ay, may X-Borg na pala. Oh my God. Pwede sila mag-clint. Sila yung mag-clint. Oo. Para yung clint. Ayan na sila nga yung clint. And Valentina. Para lang matapatan nila yung Farsa. Yeah, I guess. Oh, pero ano na to? Parang last card. Last card na nila. So... XP or jungle para sa Team Philippines. Flex pa nga pala kasi. Open pa yung Joy. Pero maganda.
di pala maganda kasi may Valentina sa kabilang team. Sasayawan lalo yung Iritel. Sobrang bilis ng pangyayari pag na-pick yun. Baka ano, maybe mag, alam mo yung magbabarats dito yung Team Philippines. Kasi yung Fredrin, in a way, ayaw niyang nakababad dun sa may turtle. As a turtle. Actually, pwede maging Rhinos ang Team Philippines. Oh, pwedeng sila yung kumuha. Oo. I will choose my Arlott. Arlott. Okay, so kailangan din naman... okay. So parang may taga-crowd control. Yeah. So parang tinimpla pa rin ng Philippines yung crowd control. Yeah. Although, ang kailangan ano dito, sobrang bilis nung pagkaka-burst sa Clint. Kasi ang hirap mag-Arlott kapag Clint. Yep, and of course may Valentina din eh. So parang nabigyan dito ng magandang ulti si Valentina. Of course, meron ng Farsa, existing na Farsa Ultimate. So, hindi naman din yun yung factor doon. Naturally, yung Arlott versus Xborg, parang Xborg-sided siya. I guess. Oo. Parang madali siya sa Xborg. Feeling ko mangyayari dito kay Garen, clear na minion rate, tasama na agad sa rotation. Ganun na nga, ng ganun lagi. As in, literally iwasan niya rin yung Xborg. Yeah. Kasi pang-kalwit nga din naman talaga ang play ng Xborg, I mean ng Arlott coming to this game. Yep. Nevertheless, we still like the composition dito mula sa Team Philippines, especially kasi merong Farsa. Siguro, ang hindi masyadong magandas dun sa Farsa is merong Novaria. And we know for sure na si Novaria napakagandang hero against Farsa in the late game. Early game, not so much. Kaya siya naging mas maganda sa Farsa pag late game kasi pwede talagang mapatay yung Farsa kahit naka-feather their strike dahil lang dun sa burst or sa nukes na meron si Vin. Oo, kailangan na dito maging mapagmatsyag din ni Koso. Mainit yung performance ni Arcangel all throughout ISF WAC MLBB 2023. Sa dami ng mga hero na nagamit niya, parang nalilito na rin yung mga players kung paano nga ba talaga ang magiging rotation niya. So, maagang Pokes para dito kay Onyigo. Si Moreno ay nandoon. Ayun yung sinasabi natin mga Pokes. May pilit na mag-flicker out at napilit na gumamit ng Retribution. And Onyigo, dito lang tayo makakakita ng talagang boss 5 na Valir na siya ay nagzo-zone kahit pwede siyang i-dive ng mga kalaban. Clint, of course, bakit natin to na-mention na pwedeng hindi lang gamitin? It's an answer dun sa Iritel. At least na kita ng mga teams na pwedeng sagot sa Iritel. Because of range. At kaya kasing tunawin ng isang Clint mula sa malayo. And with the combo that he has, madali ding mapatay yung Iritel. Pero may isa pang ano dun, trick dun. Dapat mapatama niya yung mga spells niya. Oo, kasi pwede niya kadenahan, di ba? So, bawal maging pasmado. Tama. Si Kuya sa akin. Kailangan niya na dito kung ano ba, finger sleeves or pulbo. Parang finger sleeves yata ang meta sa ano eh. Ganun ba? Sa Romania, parang wala ko nakikita ng pulbo. Pero yun nga lang kung sa pulbo. Si Kuya Moreno dito. And that is gonna be a kill. First blood para sa Pilipinas. I think mahirap sa ano, Farsa. Mahirap kalabanin bilang Farsa. Sa Farsa tsaka sa Valir. Pag nag-combo to ang dalawa, sobrang kate talaga. When it comes to chain stuns, kasi may mini stun pa rin yung, ano, diba, yung Valir. Pero yun nga, ang ginawa nila is pinag-setup nila si Saison. So kung may initial stun na, Curse of the Crow, papaliguan lang nung unang skill dito ni Valir. Tapos yun na, ilista mo na kung sino man yung mahuli. And now, pagkalipat ni Arcangel dun sa may top, conversion agad. Naku po, parang things are not looking good para dito sa Indonesia dahil 2-0 agad. At si Onyigo ay lagi nandito sa may side ni Ken. Kaya naman yung rotation ng Indonesia, parang lagi silang anxious na, uy, teka lang, parang kung nandito si Onyigo, ibig sabihin ba niyan, merong setup na gagawin yung Philippines? Exactly. So, hindi natin napag-usapan masyado, pero laki na ng lamang ng Team Philippines. 1.9 mataas. 1.5k plus. Oo, considering na 3 minutes. Sabi na natin, round off natin, 2k, 3 minutes, mataas yun. Sobrang taas na. Kasi safe pa yan eh. Safe zone pa yung mga yan. Kasi meron ka pang plates, meron pang, kung magkakakalatag pa lang ng pagkain, hindi pa lahat ay nagugutom. Pero parang mas gutom ngayon na ang Pilipinas dahil kahit yung dun sa mga pwedeng jungle sana for super kaya na safe na makukuha, hindi na makukuha at makikita nyo naman na there's gonna be a taunt na sama mo pa dito ng Appraiser's Wrath and a better airstrike but still, super kaya is alive pero magagamit na or mapipilitan siya gamitin yung kanyang Tortoise Busans during that moment and aggression is still on the side of Philippines for this one. Uy, nahuli yung clip dun sa may top. Okay. Indang.
mo ko po sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Biglaan na lang natin may kitang nandoon. At si Vin, gusto niya sanang lumabas ng mapa kaso wala eh. Kasi sana maglaro ng ibang laro. But sadly, hindi niya magagawa dahil na zone out na sila dun sa may top lane. Makakapag-push yung Irithel or at least matatanggal yung mga outer turret energy shields. And palabas na rin yung turtle. When it comes to the turtle fight, level 6 lang si Super Ken. Saison is level 7. Makakuha ng purple buff. At syempre, magkakaroon ng control sa may turtle. Oh, kita mo yun, oh. Isang searing turret. Parang hindi na makapasok Super Ken. Aray! Teka lang. Kakaibang bodyguard, oo. Kakaibang pinapakita dito ng side ng Philippines. At saktong-sakto yung mga burst fireball ni Unigo. Coming to this game, at dahil dyan, tinanggi naman si Saison, walang kahirap-hirap na makakapag-secure ng turtle objective and still Indonesia, don't trade para sa objective na yun. Nagkapapansinin mo yung dalawang objectives na nakita natin, wala man lang presence ni Sorizo, hindi kasi siya makapwesto eh. At I would put this dun sa decision ng Indonesia na bakit pa sila nag-export, may Farsa na sa kabilang team. And then, kinombo pa nila, back siya export. Sobrang nasulit tuloy yung Valier. Oo ito nga na eh. Yata yung pinakamasayang Valier game in na, the ano modern day MLBB. Oh, parang ako na, kung nga estudyante man siya sa Hogwarts, hindi na siya nahirapan na lumusot doon sa pader. Pero si Canon dito ang yung zone out nila. This time around, sabi ng Indonesia, parang na-miss nila dito si Sorizo. Kaya binigyan nila ng space kasama dito niya sa akin. Pero nga lang, kamuti ka na mamatay si Canon and successfully masira yung Torre doon sa may bottom lane. Pero free farm sa Ricky Tiano doon na sa may top lane. Commendable place. Wala doon sa Indonesia, however. Kahit naman na napushan sila doon sa may top lane, nakapag-trade naman sila sa may bottom lane. Additionally, na pwersa rin nila si Arcangel. Lagay mo doon yung kanyang figure. But dahil being doon sa pagiging aggressive nila. So, very good opening yung nahanap din ng Indonesia. They need to find a lot of those, though. Oo. Naku pa si Sorizo dito. Wala na piraga armor. Pipilita na yan. Up! Ang dami na gamit. Last Insanity Flicker. Up, si Saison dito sa may middle lane. Narinig natin ginamit yung Retribution dahil medyo masaslow. Hindi yata patatakasin. Ginamit na yung Astral Echo. Pero poke lang din naman ang gusto ng ating mga teams. At alam nila walang ultimate. Nakagamit lang ng Super Ken. As well as the Retribution. Pagalingan sa purple buff, makukuha pa rin. Makukuha pa rin. Tapos buhay pa rin yung Torres sa may top lane. Nadepensa ni Canon. So all entry points para sa Indonesia ay hinaharangan ng mga Pinoy. Tapos sa may middle lane, si Super Ken nandoon ay kukulong. Nag-aabang tayo ng malupitang final slash. Pero sabi din ng Pilipinas, wag na lang muna dahil isang segundo buhay na yung turtle. At hindi pa rin yata sisilip ang side ng Indonesia. Super Ken though. Okay. Meron bang ulti si Vin? Walang ulti si Vin. Nako po, walang vision. They don't have vision at easy. Turtle. Mukhang makakontrol pa si Super Ken. Buti na lang, nakataka siya. Napakabilis with the Ice Retribution. Nakaw pa siya ng movement speed. Naiwan sa kusina. Siyempre, itong si Ricky Tiano. 1-0 and 1 sa ngayon. Pag-push lang sa may top lane. At kukonekta na yung kanyang mga teammates. Valier in front. Wala siyang katakot-takot dito. Alam niya kasi na kaagamit lang nung gulong, nung Baksha. Oo. Oh. And speaking of Baksha, si Super Ken dito ay hindi na matatakasin pa. Ako po, pala Marvel Avengers Unite ang ginawa dito. Sakto din yung Feather Airstrike and the Super Ken is down. Tapos may patagedi, si Saison ang mauuna. Habol pa rin sila. Unigo talagang ingat na ingat at making sure na lahat ng kanyang mga burst fireball ay tatama sa mga players ng Indonesia. Kaya naman middle lane ay sira na rin. Nakita mo yung galawan doon ni Canon. Siya yung unang ginaw. Tapos parang tinis lang niya ng konti. Alam niya, pa-connect na yung mga teammates niya. Nahanap niya yung tamang agulo. Nag-vengeance muna siya. Nag-stun muna siya. And then, with the final slash, hinatid doon sa kanya mga teammates. At this point, makati na si Ricky Tiano. And do recall na kagamit lang ng ultimate ni Super Ken before that fight. Na pwersa siya doon sa may turtle, di ba? So, yung mga pokes na nakikita niyo mula sa ng Team Philippines, ito yung mga pokes na may importance. Like, forcing out yung ulti ng Baksha, pinuforce yung gulong, minsan forcing out yung flicker doon kay Sorizo. And all of those things, nagiging importante at critical para sa Philippines. So far, 4-0. Hindi makapwesto dito yung Indonesia. At nakikita na natin yung problema doon sa draft comp nila. Oo nga eh. Yung nagsimula tayo
sa X-Borg. Tapos tinama si Onyigo, nakatayo lang, tapos antay niya lang ulit na mag-cooldown yung first game niya. Tapos ang kinagandahan pa doon, nire-reserve niya yung isa, lagi mayroong isa. May one charge pa. May one charge lagi, and the Super Ken right now is gonna be down. Oh, tapos 7 seconds ay buhay na yung Lord. 9 minutes pa lang sa laro natin, pero ganito na yung sitwasyon. So hindi tayo masyado magiging excited, pero totoong lamang ang Pilipinas ngayon. Team Philippines is getting the Lord habang may nagpo-push dun sa mid. He's forcing out yung mga reactions sa mid. No chance at all na kumontes para sa Indonesia in this game. Sobrang one-sided na nung nakikita natin. At ang Team Philippines hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na magiging hindi disiplinado. 5-0. Sobrang linis. Oh, tsaka hindi din sila nagbibigay ng vision. No? Ang nakita lang ngayon sa mapa is, nakita na rin si Rikikiano kasi nag-clear siya ng minion dun sa Maya top lane. So, unti-unti na pong kakatok ang Pilipinas. Ginamit yung retribution dito, Super Ken. Super daw. Pero ngayon ay medyo hindi natin nararamdaman na Lord will march in sa Maya bottom lane. First time ko makikita ang titipi si Saison. Buong ISF. Feeling ko day one pa lang pinipigilan na yan. Oo, kaso nandito na sila. Match point, tapos lamang sila ng, ilan to? 9K? Oo. Rounded off, 9K? Balik, sa sobrang lamang nila, baliktad na yung 23 tapos 32. Oo, ganun na. Ganun na kalaki yung lamang. Eto na. Eto na yatang inaantay ng Pilipinas. Huling nagkitang Indonesia at Philippines, IESF sa Bali, kung saan nanalo ang Indonesia. Pero sabi nila dito, mukhang ito naman ang aming chance para kami naman ang maging nasa opensa as the Lord ay nandito sa may bottom lane. Pero hindi makakasira ng Tori ang mga players from Philippines. Yep. This is still X-Borg at may clean. Bilis. So mabilis pa rin talaga mag-clear. So you have to still respect that. Meron bang chance na patagalin ito ng Indonesia? I think so. Meron naman silang enough na wave clear kung titiisin nila. Pero kaya ba nilang manalo ng basta-basta? Yun yung mahirap. Kasi ngayon, si Iritel ay napakalakas na. And of course, pwede silang bingwitin nitong si Ganon. Pag nagkamali sila ng pwesto, kahit nasa base sila, pwede silang mahuli ng final stash. Oh, hindi ko mahuhuli. Mahuli yata dito. Kalahati lang pwede Super Ken! Ganon with that kill. Habang maiwan naman dito si Sorizo, walang Piraga armor, pero slow with that Astral Echo. Pero again, disiplina ang ipinapairal ng mga players from Cebol. Wait lang, disiplina yung sinabi ko, pero tumalang nagla si Rikikiano and masasilence si Moreno. Ginamit ang Predator Airstrike. Onyigo is down. Last Insanity ginamit na rin. And there's gonna be a... Pause lang muna. Ayun, pero kita mo, nakangiti na yung dalawa. Oh. Pero hindi pa tapos, guys. Ha? Baka isipin nyo na tapos na. Hindi pa tapos, pause guys. Pause lang. Hindi mamaya tapos. Pa, tapos. Ayun yung mga gusto natin, pause yung tapos. Tama. Wow. Puspos na kagalakan ang ating natutunghayan sa mukha ng ating mga kalahok. Wow. Tagalog na Tagalog. At nakikita na natin para dito sa side ng Team Indonesia na clear na clear yung pagkalugi ng kanilang composition, ng kanilang draft. X-Borg. Yung X-Borg, hindi makapwesto kasi lagi siyang takot eh. Takot siya sa Valir, takot pa siya sa Farsa. Tapos si Onyigo nakatayo lang, ganun din siya ka-confident. Pag ako yung may kalaban, although hindi naman ako pro player, parang magmamatter ba? Pero di ba, yung idea na nakatayo lang ang kalaban mo, alam mo na. Hindi mo din malaman yung kung anong gagawin. Sa trending nga, never let them know your next move. Kaya si Onyigo, tatayo na lang ako. Oh. Malalaman mo ba kung anong gagawin next ni Onyigo? Yung Delix. Siya, mahirap din kasi talaga ego. It-commit na ng isang Valir kasi may ulti. Which is parang sarili niyang times journey. Kumbaga. Tapos meron pa siyang mga enhanced na mga spells. Si Ring Torrent is actually very deadly dun sa composition dito ng Indonesia. So, it's gonna be very difficult to think about ways para makabawi ng Indonesia. Siguro endless na wala katapos ang pag-defend. Oo. Tsaka feeling ko kailangan nilang i-sacrifice. Ayan kagaya ng ginagawa nila dyan. Tinutulungan nila, yes, mag-clear na minion wave si Saken, pero hindi na sila nakikihalo sa gold. Kasi pa naghati-hati pa sila, ewan ko na lang, baka 18 minutes or 21 minutes pa bago sila makabalag dito sa kinokompos or sa kalamangan ng Philippines, and this is the second Lord. Probably hindi magko-contest, no? Mahirap. Kunin na lang dito yung Lord. Handa yung mga minion waves. Saison with the Sky Guardian helmet. Mapapakunat din at syempre pang-pronta kasi siya na yung
siya naisiga ngayon eh. Bilang isang Fredrin. Oo, tumipin na rin eh. Tumipin eh. Parang nagpapakita na nun eh. Pinapakita na kung sino talaga siya eh. Isipin mo, simula day 1, kailan tayo nag-start ng day 1? 29. Oo. 29 to September 3, tiniis niya hindi tumipi. Pero ngayon, pinakita na niya kung sino siya. Oo. Pakita mo kung sino ka. Ayan, may beat pa yan habang nga tumitipi. Pero yan, inilalabas na ang emoji na bread lang malakas. Pero sa panahon ngayon, pinas lang. Ang malakas. So, lahat tayo ay nakaabang. Ito na. Kung paano dedepensa ang Indonesia. We can feel it. Depensa para sa Indonesia. Surely, pwede nating i-argue, maganda yung kanilang wave clear. Meron kang X-board, meron kang Clint, so medyo may konting distansya na pwede kang dumepensa. At magre-relax lang muna tayo sa ngayon. Oo, nakakatuwa yung ano dito. Parang nagsisignal sila na quiet lang. Quiet baka lang. Kasi maano, ano tawag doon? Baka mausog, pero usog. Pero usog. By the way, kapag mga ganyan mga boss, bawal po mag-usap about the game. Yung mga kaya players. Din siguro sabi ni Kapitan Few. Oh, quiet. Quiet. Basta bawal niyong pag-usapan yung game. Pero in general, bawal talaga kayo mag-usap. Pero syempre, pag tumatagal yung pause, alam mo alam nga namang pigilan kayo na nakakatuyo ng laway. At least pa nag-alaro, nagko-coms pa kayo. So bawal lang magsalita about the game. In general, bawal talaga mag-usap-usap habang may pause. Pero syempre, pwede naman kayo kumanta-kanta, ganun. Yan. Papagana na mo, papagood vibes lang, ganun. Kung ano mga pwede nang kailangan. So, ayan, again, na 16 teams yung sumali dito sa ating tournament or for MLBB. Tapos Saudi Arabia ang ating third place. So, kaabang-abang yung ating M5. Kasi yung mga MENA teams, strong sila eh. Strong run. Mm-hmm. Dito, parang hindi mo i-expect from them. Yeah. So, ayun, parang nakita ko na si... Parang ito na yung mga... Ayun, diba yung mga kalahok natin? Mga kasapi? Oh, si Kabayas Manjin. At si Bossing Vic, kung napansin nyo doon. Hindi si Bossing Vic na Bossing Vic. Ibang Bossing Vic. Pero Bossing din natin yan. Pero Bossing din siya. Big shoutout sa mga... Ano, kasamang... ng mga C-ball players natin. Konti na lang oh. Tapos overall ISF champion no. Omsim. Konting-konti na lang guys. Sa Indonesia, tinatay lang muna nilang i-delay. Oo. Kaya. Siyempre. Kasi, kaya titignan nyo, hindi sila magkagalit. Bawal lang talaga mag-usap. Tsaka hindi yan sobrang, ano, yung bakisipin nyo, tilted ng sobra, ganun. Hindi lang talaga maaaring mag-usap. Yan po yung mga, ano, mga rules sa mga ating mga players. Mm-hmm. Ang dami na ang pag-usapan natin yung ano naging run ng C-ball this 2023. Second na medal nila to under C-ball. Kasi for SEA Games. Oh ano? Si Mr. Few? Dalawa na for Few actually yung SEA Games grabe niya. Grabe naman yun. And sa mga hindi nakakaalam guys, sa lahat ng players that played since season 1, si Few na lang po ang natitira na playing pa din or active ang status. Right. Kasi si Yelly Hayes, coach na siya. Coach na, oo. So kung hindi huminto si Ribo, probably silang dalawa. Oo. Pero magbabalik si Ribo. Doc Ribs. So grabe no, so, si Few. No? Grabe naman talaga ang idol ng mga kids. At sa kanyang ika-labing isa or technically speaking, 12th na season sa MPL, nakakapag-gold medal pa si idol. Sa mga international pati. Iba ka pala, Bossing. Tsaka, champion na siya sa game. Champion din siya sa Love Life. Sa Love Life, Bobo. Congratulations po sa inyo. Kaya siya naging... At tsaka kaya din siya naging idol ng mga kids. Funny user siya before. Tama yan. Never forget yung nag-split push. Gushon, ayan. Yung split push niya, anong kalaban nila nun? Basta MSC yun. IDNS ba? Basta... Thailand data yan or basta kung sino man. Pag isa na lang siyang de-defense, hindi matapos-tapos ng kalaban nila kasi pinakap niya lahat ng minion wave. Exactly. So, ang dami ng pinagdaanan pero madami din naman na pinagdaanan din ang kanyang mga kakampig para kumantong sa gantong sitwasyon. 6-1 ang ating 13-minute game time na dito yung Lord sa may middle lane. Sirang inhibitor turret, super kill dito. Naku, final slash, sinapin na naman. Isang bagsak. Mukhang meron pa rin ibang mapapabagsak. Pero flicker out sa akin is nilalain. Pero ito yung Lord, wala de-defensa. At ang kampiyon ng ISF 2023, walang iba kundi ang Pilipinas, Team C-Ball. Pinakabalang nung unang game.
Kumbaga, pinasarap lang talaga at pinaganda ang documentary. At yun na nga, another gold medal para sa Team Cebol. And of course, another one for Few. Another one for Few. At kitang-kita nyo naman na masaya sila. And congratulations sa ating lahat na mga Pinoy dahil hindi pa tapos ang era ng Pilipinas na tayo ang pinakamalakas pagdating sa Mobile Legends. Woo. And of course, madaming mga key na moments for each of their players. In this particular game pa lang, nakita mo naman yung ginawa ni Few, nag-flicker in na siya gamit yung kanyang ultimate ng Far Sakas. Alam nga, tapos na. It's over. And of course, I think si Saison sobrang confident na nung game na yun. Oo, tumipin yun yung tumipin eh. Kumbaga, naramdaman na niya, amin na to. Ginto na talaga. I can feel it. Oh, and for Indonesia, kudos pa din. Ganun lang naging performance nila. Nagising sila with that game against Saudi Arabia. But definitely for Philippines, it's really nice to see that even the other players of Team Cebol are here cheering for them. We have Hobos as well na nandito. Sa si Amande, ang kanilang sixth man. And ayan, sila Sir Jeff, ayan nandiyan din. Si Manjin. Oo nga, nasa si Manjin. Wag natabunan ba? Ayaw nga, nakatayo kasi lahat eh. Baka... Or baka meron din silang ibang kinocover na game. Sa mga ano guys, nagko-cover din ng ibang games si Manjin. Ayun na yun siya. Natabunan nga lang kasi nakat... Guys, upo muna nga kayo. Ayan, para si Coach makita Daki, namin si Manjin. Ayun, ano, Coach Daki, upuan muna. Ayun, naharap. Kasi... Bakit ayun, kasi siya yung pinag-angat ng flag? Eh, mas matangkad pa sa kanya yung flag. Ginanon niya eh, di naharangan siya buo. Lagi nalang nasasaktohan tayong dalawa kapag kawalan na si Manjin. Nandun lang pala si Manjin. Oh, ayan. So, MVP ng ating game, walang iba kundi si Rikitiano with a 203 KDA. Yes, taas, 918 gold per 918 GPM. Sobrang taas. Actually, may parang may nag-take note dun. Parang before 3 minutes, may wind talker na agad siya. Kasi nga, dinalawan din agad siya dun sa may top lane. Tapos nakakuha siya ng mga outer turret energy shields, aka plating. Tapos, solido naman yung kanya yung paglalaro. And there was a time na nung gumagawa ng gulo yung side ng Team Philippines, habang nakakakuha sila ng mga teamfights, nakapag-split push pa itong kanilang Iritel. So talagang yung farming niya dire-diretso. Walang nakapigil sa kanya this time. Oh, tsaka iba yung instinct. Yung mga ganun kasi diba, yung may ibang golden laner, pag nakita na ng teamfight, parang nanggigigil din na kasama siya sa teamfight. Laging on point pagka kung saan siya dadaan. Tsaka even yung mga performances niya with Claude all throughout the tournament ay masasabi natin na kung malakas na siya before, parang yung lakas and maturity, pag haluin mo, yun ang formula niya ngayon. Yep. Super duper commended ang pinakita dito niyang syempre ng ating loading na si Rikitiano. But at the same time, lahat naman sila. And gusto natin din i-credit yung draft sa side of Team Philippines. Ito ang masasabi ko sa playoff run ng Team Philippines. Their draft was pretty solid. Wala masabi. Game number one, nagkaroon lang talaga ng trump card na may digi bigla. Nagulat sila. Nagkagulatan. So, kudos naman for Team Indonesia for that one. Pero, game 2 hanggang 4, pwede mo nang sabihin at ilista. Pwede mo nang I think mag-agree naman kahit sino na nakita dito. Hindi maganda yung draft ng Indonesia. Parang ano sila, na-stock sila, masyado sila nag-adjust. Masasabing mong nag-adjust talaga yung Indonesia kasi parang bigla nilang in-adapt midway. Hindi nga midway Thank kagabi so lang nila ginawa course, na nag-adapt sila, tinay nilang gayahin. Yes. Yung start pa lang yung sa Xboard, tapos yung sa Novaria ng Novaria. So parang talagang, hindi naman kinaya, pero tinry nilang i-adapt yung strategy ng Philippines. At ito po, congratulate natin Team Philippines with their interview. World Esports Championship 2023 live from Iași, Romania. First things first, my man is live right now on Instagram. I love it. He's live. That's amazing. We get to do an interview two times. I have to ask you, in your language, for all of your fans back home in the Philippines, what words do you have? How do you feel? Salamat sa mga nagsuporta sa amin. Tapos sa bawian namin yung dapat bawian namin. Maraming salamat, guys! Congratulations again. Rikitiano, MVP performance. Talk about your teammates. How did your team come together and play? In your opinion, who was the MVP of your team? I think the MVP is the pitcher Rikitiano because they carry all of us. The overall carry. That's amazing. Last question for you. What does it mean to represent your flag, your country, the Philippines, for a gold medal and, of course, in this competition? I feel so proud.
I did not just represent my country, I also represent myself and my family for us. To all the fans that watches Grand Finals, thank you all. Multumis. That's amazing. Respect shown to the live crowd here in Yash. Last question I have to ask you. Sweet revenge over Team Indonesia from Bali. How does it feel? It's good. Simple and sweet. Any final words for anybody at home in your language? Any final words? Antay nyo kami sa MPL Season 12. Doon kami mga ano madudurog. I love it. Congratulations. Well, gentlemen, please make your way forward for the trophy lift and presentation. It's time to congratulate officially your champions of the Mobile Legends Bang Bang Tournament here at IESF World Esports Championship, the Philippines! On behalf of our entire production team, the IESF, our casters, Naisu OSX, and every caster that commentated in every single language, thank you all so much for watching and enjoying one of the greatest esports in the world, Mobile Legends Bang Bang. Congratulations to the Philippines, your winners, and the runner-up, Indonesia. Have a great afternoon, everybody. We'll catch you for the Dota 2 competition coming up soon. One more time, give it up for the Philippines! Salamat. Oh, may kita natin, we also have other delegates sa stage. Si, of course, yung Crossfire, I think, nandyan. Si AK din. Si AK, mula sa Tekken. At si Boss Jobber. Yan. Minabating mo namin, nakita mo. Sobrang saya, guys, na makita natin na magkakasama ngayon. Iba-ibang laro. Ayan, yung nga nakaputi po sa pinaka-right, si Manjin po yun. Opo. Bali, ano, mahirap lang talaga makita kasi medyo special mention. Matatangkad kasi yung mga nakapaligid eh, syempre. Pero ang saya na we get to see our national athletes kahit iba-ibang laro na magkakasama. Dahil again, ang kampiyonato ng isa ay kampiyonato nating lahat, lalong-lalo na tayong MLBB community. Tama. At syempre, I think malalaman din natin later on kung ano nga ba yung final tally. Kasi may isa pa, may Dota 2 pa. So, di muna tayo dito magse-celebrate pero I think pwede natin ma-confirm na sobrang taas ng chance na tayo po ay overall champion dito kailangan sa IESF. So kailangan din yung Dota. Oo. Mas mataas pa lalo kung Dota. I think hindi yata, yung iba yata yung maglalaro dun sa Dota. So parang konti condition. Pero I think pwede na ma-confirm yata ngayon. Pero syempre, big props pa rin sa Dota 2 team natin. Ngayon, nakikita nyo po sa may likod. Yan po yung mga yung Dota team. And of course, the other delegates we have for IESF. Ang kulang na lang dyan ay si Naisu at si OSX. OSX. Sila na lang kulang. Pili ko nagsasalita din sila ngayon eh. So maraming salamat guys sa lahat na nanood. Kahit ilang araw tayo na napuyat para suportahan ang ating mga Filipino delegates sa Team Cebol. Congratulations sa ating lahat at talagang rewarding for us na after Bali, nandito tayo sa Romania at napunta po sa Pilipinas ang kampiyonato for MLBB. Kasi last year or 9 months ago, that was the first IESF na kasama ang MLBB. Tama. So at first champion was Indonesia, ngayon tayo naman. Exactly. So pwede na nating kalimutan ang mga past, lahat na nangyari in between nung MSC papunta dito ngayon sa IESF. Hindi pa po katapusan ng PHL. So it seems. In fact, parang nagpahinga lang. Na-shake lang ng konti. Oh. Sabi na ano,
Kasi guys, pagka ano, lagi kayong champion, nakaka-burnout yun. Na-burnout ka magiging champion. Mga ganun talaga guys. Kailangan din minsan ma-shake ang ground para mas maging solid yung pundasyon. Tama ka dyan, tama ka dyan. And again, congratulations sa Team Cebol. At maraming salamat sa lahat ng sumuporta dito sa Team Cebol. Pati na rin syempre sa broadcast na Tagalog natin dito sa ISF. Big shoutout sa ating mga nakasama dito, sila Sona, si Womi, si Leo, si Rahart, Renmar, Burrito, at syempre si Burrito. Ang ating ang ganun ating kasi so si sakit ulo niya lagi. Hindi ko kaya mag-flex. Ito kasi si Burrito, guys, napakabait na tao niya at madaming natutulungan. Kaya siguro pag marami kasi tinutulungan, medyo madami kang dala-dala palagi. At kaya sumasakit din ulo mo. Tsaka syempre sa prod. Ay, oo nga. Maraming salamat po sa prod. Nakasama natin. Sa lahat ng, sobrang special ng ISF. Kasi grabe yung broadcast natin. grabe yung broadcast natin to the point na meron pa tayong Christmas setup. Oo nga eh. Nagkaroon tayo ng Christmas setup. Oo. At alam ko, ang comms ngayon sa, ano natin, sa broadcast, ilabas mo yung Christmas tree. Ilabas sa mga guys. Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Happy September. Alam natin pag bear month dito sa Pilipinas. September pala, pero Merry Christmas na agad. At syempre, sana ay makatanggap kayo ng regalo, lalo na sa mga idol nating mga casters. Yan. Oo, lalo na kay Burrito. Burrito. Kay Burrito. Tsaka dito pa lang, maraming salamat sa mga players natin dahil binigyan nila tayo ng maagang regalo. Ay, tama. Bago mag-M5. At nakaabang-abang ang season 12. Exactly. Dahil naging message ni Kuya Onyigo. Kala mo, makalimutan namin yun, Ogwen. Ako. Pero syempre, magkaka-same bansa, pero magkaalaban na sila. So, yeah. Medyo doon na talaga makahingin natin. And in fairness, next week na yun. Next week na, guys. September 8 ang resume ng MPL or ang pagsimula ulit ng MPL Season 12. That's right. Habang nag-aantay, meron pa kayong pwedeng chance manood ng MPL. Alright. So, that's it for the IESFWEC MLBB Championship. At syempre, congratulations muli sa Team Cebol. Yan na po ang ating broadcast. It is Chantel at si Wolf. We're now signing off. Kita-kits next time. Good game and good night. Woo! Champion!